kami, Ginoo. Ayaw kami tugyan sa buhat sa kaway. Bisan pa man sa bahin-bahin, nahiusa kami diya sa imong pulong, pinagi sa imong gitagana nga fivefold ministry. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ang tanan, imo kini Ginoo. Wala may amuha tungod kay ikaw ang mabubuhat sa tanan. Ibuhat mo ang tanan, nining ibabaw nining kalibutan, uban sa imong kahimayaan, alang sa imong katawhan. Dalaygon ka sa walay katapusan, bisan pa man sa makaingsunan, gikan sa nagkalain-laing dapit. Ikaw ang mag-auban, maghiusa ka na mo, pinaagis sa imong balaanong pulong, na walay kausaban, na makita, madayag. Di alamang ka Ginoo Kristo, uban sa iyang katawhan, nga mao ang mga pinili. Dalaygon ka sa walay katapusan, ang imong balaanong pulong, may among kalanon Ginoo. Dili ang tao mabuhi sa tinapay lamang, kung dili sa matag pulong nga mga gula sa baba sa Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan, ang tanan itugyan na mo, pinagis ang ngalan ni Jesu Kristo nga manuluwas. Amen. 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 Praise God. Ito palakpakan sa mga kusang Dios mga ikso, no? Amen. Dito maglangay mga ikson. Amen. Mag-awit ako sa kamadasigong awit. Usa mga ikson, no? Tapos mag-andam itong mga naihalad awit mga ikson. Ako muna unya mga ikson, no? Mag-alad awit unya. Si la Pastor Janjan. Pastor Janjan Dangat from Magpit. Kaduha. Inatilan. Inatilan Church. Amen. Mag-andam sila. Amen mga ikson, no? Oh. Amen. Hallelujah. Mag-awito na itong mga ikso, no? Come and dine. Praise God. Praise God. Hallelujah. Itong gamito na itong mga kamot sa pagpalakpak ng ikso. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Jesus all the time. Oh, come and dine, the master. Come and dine. Amen. You may feast at Jesus' table all the time. He who feed the multitude, turn the water into wine to the hungry, call it now. Eternally, oh, come and die the master.
Para sa bagos ang Diyos ng Exxon. Amen. Mahimot na sa paglingkod ng Exxon. Amen. Hallelujah. Mga ikogispin sa mga Exxon. Nari na kauna mga Exxon. Kuha lang sa tagduha kahaladawit. Karoon mga Exxon. Amen. Kaya Pastor Janjan Dangan. And then, tapos ano yung mga Exxon sa Kawas Church. Amen. Ang hinatilan sa ikaduha na lang mag-preach mga Exxon. Amen. At ang damon gapon. Amen. Ako hihatag sa nakaandam na Pastor Janjan Dangan. Ang hihatag sa inyong panahon. Sir. About tomorrow.
Praise God. Akong itawag ang mga taga Kawas Church, mga people, amen. At uga ang yatag sila ang panahon. Ang atong preacher ay karong hapon ng mga eksono, si Pastor Joseph from Kawas Church. Siya ang mag-pudapod sa pulong karong hapon ng mga eksono. Amen. Bright age, to us elect is the brightest day. We
is a light in this evening time, a pathway to glory that we have found. We know it's no longer a one-man ministry. This honest reason in you and me, Revelation 10:8-11. Upon us this gospel has risen, but at the breaking of the brand new dawn, we are called out to risen sun. We have the sun in reality. We have our own testimony. We step from time to eternity, from this mortal to mortality. Walk with sweet, cold, and purified. The rising of the sun. I thank you, I thank you, and I thank for the rising of the sun. I thank you, I thank you, I thank for the rising of the sun. God bless you, sister. Hallelujah. Praise God. Salamat sa minsay, sa awit, mga eksoon. Amen. For the rising of the sun. Amen. Hallelujah. Ugamo at rata sa importanteng bahin, mga eksoon, sa pagpaminaw, sa pulong sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ang gihangyong tanan sa pagpanindog. Amen. Amen. Bago na ko ihatag sa itong pastor, magdala ka ron, Pastor Joseph. Amen. At ang awiton, mga eksoon, sa biyaya mo. Praise God. Praise God, amen. Hallelujah, hallelujah, yes. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. At kahit na ako nagkukulang sa'yo, kung minsan'y nadarapa habang naglilingkod, ako ay may pag-asa dahil sa biyaya mo. Hallelujah! Ang buhay kong ito. Praise God! Ang balik ko pag-awit ng Ikson. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. At kahit na ako'y kulang sa'yo, kung minsan'y nadarapa habang naglilingkod, ako ay may pag-asa dahil sa biyaya mo. Lakas, kundi sa pag-ibig mong wagas, sa iyong salita magtitiwala ako.
us, Lord, a little dahil thank you, Lord, sa biyaya mo. Sa biyaya mo magpapatuloy ako, hindi sariling lakas kundi sa pag-ibig mo. Wagas sa iyong salita, magtitiwala ko. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo. Mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Tumbalik ko na pag-awit ang chorus ng Exxon. Sa biyaya mo magpapatuloy ako. Willing na sa pagtinog. Pangyangyaw si Pastor Joseph. Hindi sariling lakas kundi sa pag-ibig mong wagas. Sa iyong salita magtitiwala ako. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo. Mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Yamang nalalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo. Mayroong lakas hanggang wakas dahil sa biyaya mo. Labing kamahanan ng mga Diyos, Pinoo, pinagis mo grasya. Lord, nakapadayon kami sa makanunayon. Lord, daghamang mga gipangagian ang matag-usa ka mga kaigsuunan. Apan Lord, ang imong nakita, dili ang karon, kundi ang imong nakita, ang imong pinili sa eternidad. Lord, maabot ang punto, maabot ang panahon, kay matod pa nimo gidaog na nimo ang tanan ang imong mga pinili magmadaog kuno sab. Busa ning kabunta kahaponon Ginoo, salamat sa imong grasya nga gihatag kanamo Lord, nubanan sa Mental Church Pastor G. Ely, Ginoo nga nahimong Lord mao'y nanguna nga Ginoo pagatapukon ang imong mga pinili ning dapita Lord, ug wala ang imong pagtabang kanila dili mahimong masuccessful ang tanan. Apan Ginoo Lord, imo nang giaprubahan ang tanan ug sa tanan ng mga ministro nga imong gigamit, Lord. Ginoo, salamat sa makanunayon. Ginoo, ang amo na lang among gipaabot, Lord, ang katapusan nga binhi makadungog na si imong mga pulong. Ginoo, dalay kun ikaw ning mataw makahaponon, mamulong ikaw. Ginoo, gamita pa nga imong ulipon sama sa paggamit nimo sa mga ministro sa imong labay ug gani orasa usab. Ginoo, gamita usab ang imong ulipon nga mahimong sandayong lamang sa mga panalangin espiritual ug sa tanan nga mga igdulungog nga ania karon. Mamulong ikaw sa pangalan sa Ginoo Jesus Kristo maluwas. Amen. Amen. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Ug makaigsunan sa dili pa ta magapanglingkod, magabasa una ta sa pulong sa Dios. Genesis chapter 2 verse 21. Genesis chapter 2 verse 21. Matod pa, o gipahinanok ni Jehovah nga Dios si Adam og nakatulog siya, unya mikuha siya sa usa sa iyang mga gusok og gitakpan niya sa iyang unod sa dapit niini. Og ang gusok nga gikuha ni Jehovah nga Dios gikan sa tao, gibuhat niya nga usa ka babay og yang gidala siya ngadto sa lalaki. Og miingon si Adam, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog, unod sa akong unod, siya panganlan nga babay kay gikuha siya gikan sa lalaki. Matthew Luke chapter 24 verse 36, Lucas kapitulo 24. Amen. Okay lang mo diha, mga kaigsoonan? Murag gikulbaan ko diri gamay, mga kaigsoonan ba? Okay, Luke chapter 24.
Luke chapter 34 verse 36. Og samtang nagsulti pa sila niini mga butanga, og ilas sa taliwala si Jesus nga nagtindog miingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Apan sila nahikuratan nga nangalisang nga nanagdahom nga nakakitag silag espiritu. Og siya miingon kanila, nganong nakulbaan man kamo og nganong may pagsukit-sukit man sulod sa inyong mga kasing-kasing. Tan-awa ninyo ang ako mga kamot og tiil. Maugayod ako. Hikapan ninyo ako og tan-awa kay ang espiritu walay unod. Unod og bukog ingon sa inyong nakita ania ako. Nga ania ka na ako. Ang Diyos, magapanalangin ka na ako. Tanong magapanglikot ha, mga kisunan og amen. Mayong hapon ka na itong tanan. Sa pangalan sa atong Pinga Diyos og sa tanan nga mga ministro karon nga nasa atong taliwala, mga gwapo nga mga ministro. Muna nga gikan pa sa kauluhan ang uban, gikan pa sa laing mga nasud na pang-atulog soon, Pastor Etok from Indonesia. So sa English na to ani. We'll meet once in your place, in your church, 2017-18. So makisunan ako na bisayon, okay naman to. So naka-meet me dito sa Indonesia. So katong akining ministerial, international ministerial. So sa Indonesia kauban si atong mga speaker si Pastor Malcolm Wano. So sa tanan ng mga ministro ug mga kaigsoonan, di na ako isa-isahon ang mga ministro kasi mohurot akong oras ha. So muna nga salamat ug labi na sa Pastor J. Salamat sa panahon. Muna nga mga kaigsoonan, akong ina atong igsoon nga daghantang mga magwawali mo tong mga kaigsoonan. Ang usa lang nga mahimong panalangin ining kapunon ug sa tanan ng mga kaigsoonan sa nakaling dapit, muna nga dugay-dugay nga watan yung nag abot-abot, siguro nagkita-kita lang ta sa Facebook. Pero karon, I have heard, but now I see. Nagkita-kita na ito tungod sa mga kaigsunan sa aming labay ng mga pandemic. Pero ang tanan mga kaigsunan, all things work together. Munang uban na ito mga kaigsunan, may pauli na. Salamat nga nakapahuway na usap kita. Kita karon na pata sa mga kaigsunan battlefield. Munang matod pa sa mensahe, we are not in the picnic, but we are in the battlefield. So nata sa pakigbugno, muna nga nganong buhi pagkakaroon, doon ay ipabuhat ang Diyos sa matag-usakan nato. Muna nga atong gipasalamatan siya o sa tanang mga young people. So sa tanang mga nakaatin sa atong ika-upat ba ito? Ika-tulo. Ika-upat na itong young people, di ba? Southern Mindanao. So ang Diyos magpanalangin sa tanang mga kapastoran. So mga kaisun, ining kahaponon, atong pag-aisgutan sa kining dili madugay kining duha ka verse nagisgot mga kaigsunan sa unang Adam ug sa second Adam. So atong tanawon mga kaigsunan ang mga lawas, Adam's body. So atong tanawon mga kaigsunan og dunay girepresentar diri sa John, address sa Genesis chapter 2. Atong tanawon mga kaigsunan sa Genesis chapter 2 verse 21, matod pa, amen. Praise the Lord. Matod pa sa Genesis chapter 2, verse 21. So, there is sa Genesis chapter 2, muna makaigsunan ang kang Adam, kay pagka Genesis chapter 3, nahagbong ang kabuhatan. So, kung atong makita niyon siya, og ipahinanok ni Jehovah nga Dios si Adam og nakatulog siya. Unya mikuha siya usa sa iyang gusok og gitakpan niya ang unod sa dapit niini. So manang gipatulog si Adam. Nganong gipatulog si Adam? Tugod kay makaigson gikinahanglan mapadayag makaigson ang babae. Tugod kay makaigson nakita ni Adam matod pa sa propeta, di ba gidramatay sa propeta, nakita niya nga ang matag usa ka mga mananap dunay pares. Munang maglabay sa kang Adam, munang katapusang ninglabay kang Adam, ang mga unggoy nag-holding hands. Kaya si Adam, asa kong paris, may pang unggoy. Nag-holding hands.
Brother Danny, palayo ko sa kong tubig. Palayo ko sa kong tubig. Muna nga, mga kaigsunan, makaiso na nag doon ay problema si Adam. Pero matod pa makaiso na sa propeta, ang Diyos lang ang nasayod unsa ang problema ni Adam. Bisan ang mga anghel, wala sa nasayod unsa ang kinahanglano ni Adam. Musab makaiso na nining oras sa karon, gikan kagahapon, ang Diyos may nasayod nga doon ay mga expectation ang matag-o sa karon. Doon ay pangandoy nga mabusog. Muna, ang Diyos lang ang nasayod. Ang uban po, doon ay mga problema nga ginadala-dala nining urasa karon. Doon natin gibilin sa atong mga panimalay nga doon ay mga problema, doon natin ginasagubang. Wala nasayod ang atong pastor, ang uban atong mga kaigsunan, ang mga magawali. Apat ang Diyos may nasayod nining urasa karon. Siya may nakakita. Muna nga makaigsunan, doon ay time. Muna nga makaigsunan, samtang nga nagproblema si Adam, matod pa sa propeta, ang anghel, wala sila na sahid, apan ang Diyos dunay insaktong panahon nga iyang makaisang sulbaron ang tanan. Munang atong ibutang sa atong unauna nga ang Diyos wala kanunay maulahi, wala po na advance, insaktong nga oras siya maabot. Dili siya late, mga kaisang insaktong oras siya. Usahay lang kita, magdali-dali lang ta. Manusay sa atong pagdali-dali, manusay ang atong matuman, dili nakabubuton sa Diyos. Munang mga yung people, nasayod ang Diyos. Hikapag na yung kilid o doon na ba'y kulang? Kaysa, asa ba, banda wala, banda to. Banda wala. Hikapag doon yung mga young people. Ay, dito mga old people ah. Basig na yung mga old people, di ba, nang hikap. Mga young people ah. Hikapag na yun, nanay kulang. Ayaw pag itudlo, basig buona na siya. Iyan po sa Ginoo. Doon na ginay kulang niya. Doon ay panahon. Doon ay right time. Pag panahon sa Diyos, makisang taga-ilag lugar ang Diyos para siya ang mutrabaho. Kaya ikaw ang motrabaho, basig mga kaigsunan, dili magkadimao. Muna nga mga kaigsunan, usahay magkaproblema. Munang kamatayon lay utlanan. Di ba? Muna mga kaigsunan. Munang, usahay gihimo sa Diyos, gipahinanok si ni Jehovah nga Diyos si Adam. Gipatulog lang siya, nagkaproblema siya. Gipatulog lang siya sa Diyos. Munang, doon na kay problema, tulog lang. Basig mga kaigsunan, wala man lagi, pastor. Okay, isang kang Adam man to. Pero makaigsunan, mo bitong dunay awit, little bride, rest, rest. Dunay mga problema nga di na to makaya. Relax lang, pahulay lang. Dunay pantusay nga dadunta sa Dios nga i-corner ta nga wala tay mahimo. Kay gusto sa Dios, pag ang tao duna pa siya mahimo, usay di pa siya mosampit sa Dios. Pero pag i-corner na sa Dios, wala ni mahimo. Maabot ang punto nga murag mohilak na laka. Munang si Moises, di ba? Pag abot makaigsunan sa pulang dagat, na corner na, nasa luyo na ang sundalo ni Paraon. Sundalo sa Egypt, apan si gihimo sa Dios giharangan og pillar of fire para dili sila makaduol kang sa katawhan sa Israel. Unya paghuman gi-corner sila, makaigsunan, minghilak si Moises. Ngano man wala na sila mahimo sa 2 million reklamo na. Siguro ang pinakataas dili na Moises ang nalitok. Sis. Sa kadaghan 2 million, mayon Moises ang pinakalasis na lang. Sa grabing reklamo kang Moises, muto minghilak si Moises. Munang makikisun, doon natin minsay, why cry, speak? Nakalimot si Moises, makikisun, dala-dala niya ang kasulbaran, dala-dala niya ang tungkol. Munang usay doon ay panahon saan, sa puntong huwan natin kapaingnan, makalimot ta, na dala-dala na itong kasulbaran, nasa itong kinasuluran. Nga mo si Kristo. Munang usay, makikisun, atong malimtan, mutong si Moises, mahilak siya. Munang usay, di ba, maya ka ikaw, wala kay problema, maya ka mudasig, pag ikaw na ang doon ay problema, di na ka makita sa simbahan. Asa naman ito ang atong deacons? Wala naman din, may mga ito mawali-wali pag abutin, wala na. Mga kaigsunan, nanganak lang din ang baboy, wala nakasimba. Amen. Basi, may ipit ba? Utong gibantayan, wala nakasimba. Amen. Naba mo din ha? Kaya kining urasa karon ting katulog ni mga kaigsunan mo ng alalayan na ito, nagsinggit-singgit. Kaya ting katulog ni pastor, diba? Ting katulog. Muna nga, mga kaigsunan, muna nga, mga kaigsunan, gipatulog si Adam. May nga na puno, pastor, tulog lagi. O sige, tulog lang diya. I love kumpiyansa, basig mahagbong ka sa bangko pa. May sa pareho ni Pablo, kay pagkahulog ni Eutychus, banhaw ni Pablo. Dere ka rin. Unang ay kumpiyansa, siga agad yung mata. Kaya ang atong kaaway po dron,
mga kaigsunan, na usay mo pay sa atong igdulungog. So, usay gimo makaigsunan sa Dios, tubago na sa Dios ang kinahanglano ni Adam. O gipahinanok ni Jehovah nga Dios si Adam. Og nakatulog siya. Unya mikuha siya usa sa iyang mga gusto. O gitakpan niya ang unod sa dapli niini. Sumatod pa sa propeta. Muna ang unang operasyon sa Biblia. Ang unang nag-opera ang Dios. Not by knife, dili pinaagi sa kutsilyo, kun dili by spoken word. Muna makisumoday na ang operasyon sa mga doktor bago ka operahan, ipatulog ka, anestesyahan ka. Ngano man, gipatulog si Adam bago gioperahan. Pero ang ilaha, operasyon by knife o induction, pero ang Dios may nagpatulog kang Adam para makaigsunan. Ningon siya, og nakatulog siya, og mikuha siya, og gusok, og gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Og ang gusok nga gikuha ni Jehovah nga Dios gikan sa tao, gibuhat niya nga usa ka babae, og iyang gidala ngadto sa lalaki. Munang diri, dili pa siya Eve, babae pa siya. Kaya dito ni gawas ang pangalan nga Eve sa Genesis chapter 3 verse 20 siguro. Tungod kay makisat ang Eve, si Adam na ang nagpangalan. Siya ang nagpangalan sa Eve. Munang tanan, hayop, si Adam ang nagpangalan. Nagpangalan sa hayop, munang sa panahon ni Adam, leon. Giunor to sa Dios. Ganun man, gitawag siya amateur God. Hangtod sa atong panahon karon leon. Sa nagkalain ng mga lingwahe, pero leon, gapon ang lusot, anak. Munang si Adam ang nagpangalan sa tanan. Munang pagkahulog na, siya po ang nagpangalan kang sa babae, ang pangalan Eve. Unsay meaning sa Eve? Mother of all livings. Tama ba? Mother of all living. Siya ang inahan sa tanan nga dunay kinabuhi. So ang tanan ng pangalan si Adam. Munang dapat mga young people, pag maminyo mo, dapat si lalaki ang magpangalan. Dili ang silingan. Kay usay ang ipangalan sa silingan kay tumang artista. Dapat si Adam. Ang lalaki ang magpangalan. Ako lang, ang pangalan po, naana sa minsay, ang pangalan, artista, na, unsa pong, pero makaiksunan, di na ako na doktrina. Amen? Basta si Adam ang nagpangalan. Mas maayong magitong believer ang magpangalan. Mauganin lang si Brother Branham, niingon siya, something in the name. Pag unsa ang pangalan sa tao, doon na ay reflection siya ang kinabuhi. Jacob, deceiver, di ba? So, muna makaiksunan, pag imong pangalan na o Greek, means, rat, di ba? Muna mga kaigsunan, muna yung prophet, there's something in the name. Muna nga itong ipangalan, mga kaigsunan, naagyod sa Biblia. Muna gipang-usab sa Dios, mga kaigsunan, ang ilong mga pangalan. So, muna, mga kaigsunan, gipahinanok, ingani ang unang Adam. Mga kaigsunan, kontrolado na ni Adam ang tanan. Siya ang ginatawag ang mature God. Kontrolado niya ang tanan ng mga manap. Apan, mga kaigsunan, dunay na hitabo. Matod pa, mga kaigsunan, sa mensahe, sa message nga, the law a shadow, ningon siya, what's the matter? Something happened. Ningon siya, dunay nahitabo. Kay dapat unta mga kaigsunan, matod pa, walay sementeryo, walay ambulansya nga sa matag karunok unya ang atong madunggan. Walay mga kaigsunan, pag usay makabisita ka sa ospital, makaiyong ka nga. Unsa ka, og maging ani na lang, ugway kamatayon, magsigig antos ang tao. Munang gitugutod nga dunay kamatayon. Aron ang tao, mga kaigsunan, munang, there's something happened. Ningon siya, dunay nahitabo, they can cry now. So sa ato pa sa sinugdanan, ang katong lawas nga gihatag sila sa Dios, dito makikisun sa Garden sa Eden, dili pa mo hilak ni atong panahon na. Dili pa magproblema. Dili pa ma... Di ba pa mukhaan, pastor? Di pa malarag? Mga kaigsunan, di pa ingani mga kaigsunan, kumplito sila buhok tanan. Amen? Dili pa mga pangag. Oh, para koridas tanan, mura kami lang mga upaw yung natira. Oh, dili pa mga pangag. Dili pa, tanan mga kaigsunan, wala pa'y parial ang lawas sa tao. Dili pa muhilak. Ningon siya mga kaigsunan, something happened, they can cry now. They're mortal now. Nahimo na silang mortal. Sama ni ini tungod kay katong lawas nga gihatag sa Dios sa ila. Magsan dili to magsakit. Dili mo hilak, dili to mo ospital mo ganing makaigsunan ming sugod ang edad pagkahagbong na nila. 969 ang pinakatas, wala nakaabot sa 1000 nga naman. Millennium ni para sa bride. Makisan honeymoon, wala nakaabot dito. Muna ang ilang edad makisan paubos nga paubos. Mga kaigsunan, they are dying now.
Magsugod na nga maningkamot si Adam, munang mga yung people nga magplano nga magminyo, maningkamot na magtrabaho na. Amen. Naba mo diha mga yung people? Magsige nag-chat-chat o may trabaho. Di ba yun mananghit sa pastor? Right! Amen! Okay, sunan, munang gikinahalan kong lalaki mo, magpakalalaki. Amen! At tuwa sa iyang church, pananghit mo sa iyang pastor. Pananghit mo sa ginikana. Kaya usahay pag mubisita na, maingon ang aman, na kasinabot naman siguro mo. Naingon po, humana. Na humana na kasinabot. Walang pa nakapananghid na kasinabot na. Amen. Munang, kamo pong mga young people nga babae, magpakababae. Nganong ang mga unbeliever, asa na sila karong gapangita o ilang maminyuan na nasasulod sa mensahe. Ngano man, talagsa na lang ang nasa gawas karon. Munang hinaot. Nga dadanin nyo sa altar ang inyong matupad sa propeta, maura na ang inyong marigalo sa mahimo inyong bana. Ay magpa-apikto sa social media sa atong panahon. Talitapos ang atong mga adlaw, ginabisi na karon sayawa ang mga yung sayawa ang yung people para di mo makapokus karon sa spiritual things. Mo nang dunay natin mensahe quick work, dinalian na karon. Mo nang matingala ka mga kaigsoon nga ang mensahe pinaagi sa social media, mga kaigsoon makadungog na sa nagkali mga dapit, ang yawa usab nagdali usab karon. Mo nang gikinahanglan mga kaigsoonan. Ato yung ate manon. Kuan siya, matod pa. There, they can cry now. Atong basahon makaison, total, makaison na. Munang matod pa sa minsan, we are living in the dying world. Nagpuyo ta, makaisonan, in the dying world. Tanan, dunay kamatay, makaisonan. Okay, muna niya. Yun siya, look, that now, I see his shoulders stopping around. Stopping. Tama ba ng pagkabasa? Stopping. Stop. Around his big body, here comes an old bloodless sheepskin. Running down those big manly legs comes blood. Tears dripping off his cheeks, patting on the top of each head as she leans over on his bosom. And a little if crying, the tears patting down and mixed with the blood running down her bosom. What's the matter? Dapat dili sila muhilak, dapat mga kaigsunan. Dili mga kaigsunan, batiun o kasakit si Adam. Pero mga kaigsunan, there's something happen. Murag makisunan, sakalit lang. Muna usay makigsun pag-abot sa rapture in a twinkling of an eye, kalit lang po. Muna sa pagkahulog makigsun sa kadugay, makigsunan eternity, makigsunan with no beginning, without end. Pero na itong panahon, sakalit lang, there's something happen. Muna usay sa atong pagpangalagad sa kadugay na ito sa mensahe, dali lang kayang mahagbong. Listen ang pagbalik. Gikinahanglan og sacrifice. Mugan ang pagkahagbong nila mga kaigsunan, dunay sacrifice, dunay gipatay ang Diyos ng karnero. Pero dili pa ito mga kaigsunan, kikilang maabot pa ang mga kaigsunan, ang katong fullness ng mo si Ginoong Hesus Kristo, munang dili lalim, munang grasya lang sa Diyos, nga ang Diyos naghawid ka na ito. Nga makapadayon ka po ka sa pagpangalagad. Munang mga kaigsunan, kayo ko, maabot na ito, how many, pila na takatuig sa pagigbugno sa mensahe, sakalit lang. Muna ka makaingon ka. Makaigsunan, imong makita ba? Nga murag, masaya nga ka, pero unsa man makaigsunan, ang Diyos may nasahayod sa tanan. Munang matod pa sa mensahe, pag-usahe, pag-istrit ka, pag-musimang ka, ang gawas ni mo, kasi mahimo kang square, di ka mubalik dayon. Gikan sa street, muana pa ka, muana pa hangtod nga ma-square ka, mubalik ka sa sinugdanan. Munang grasya lang, kamo mga young people, inyong mga ginikanan, nasa mensahe. Munang pahimustrin yung higayon. Karon usahay ang mga kabatanunan, dili maka-appreciate
nganong naa sila sa mensahe. Pero pag maabot sa punto, makaingon mo, salamat, Mrs. Believer, akong parent, akong ginikanan. Mga kaysan usahay, di ba, ang mga kabataan una, usahay di sila makasabot, nganong ingani, mga kaysunan, ngano man, napasa ilang pangunan, pero maabot unya ang punto, makaingon sila. Makisang muna ganing gikinahang lang nga doon ay come out and entering into Christ. Muna makisang kinahang magawas ka o musulod ka di akang Kristo. Ang ato mga ginikanan, nakagawas sila sa nagkalaing mga denominasyon, nakagawas sa mga bisyo sa kalibutan, ming sulod diha sa mensahe. Amen. Doon na po'y uban nga nakagawas sa kalibutan, nakagawas sa denominasyon, wala may sulod kang Kristo. Nagbuhat mo kagilaha. Pero kailangan mo gawas ka makaisan sa kalibutan, mo gawas ka sa denominasyon, kailangan mo sulod ka kang Kristo. Muna ang uban wala nakasulod, nakagawas sa gahapon. Muna sa mga kabataan na nausap, ang ato mga ginikanan, nakagawas nila sa mga denominasyon, sa kalibutan, gikinanausap kita nga na tao na nga naa sa mensahe. Tungod kay ang naa na sa mensahe, katong makaigsunan, dugay na, diri na tao sa mensahe, usahay kumun ang iyong pagsabot sa mensahe sa kadugayang panahon. Nga naman, permiti na makadungog sa mensahe, makadungog permiti sa wali, prayer meeting, doon ay fellowship, doon ay youth camp. Amen. Lain mo magtinanawan sa kuha. Muna yung makaisan, gikilang nga mugawas usab kita. Asa man ta mugawas, mga kabatanunan, sa atong kaugalingong Panginoon. Muna yung doon ay mensahe, renewing our mind. Makisunan, manang pangatanoy mo, naanak ka sa mensahe sa dugay yung panahon. Makisunan, among ganikanan, born message, makisunan, wala sa experience, ka naman naasin sa sulod. Munang dunay usay mga kabatanunan nga naanak sa mensahe, gusto mo tilaw sa kalibutan. Munang pagtilaw nila, di na sila makabalik. Kung sa bang naasa kalibutan, hudyaka, kalipay, bisyo, mahurot ni mo ang bisyo, ang uban, nag-graduate na, doon na nai, antena, colored TV. What's up? Mga kaigsunan, wala may nag-champion sa kalibutan. Nga anong maato pa man dito, gusto ka nga magka-colored TV ka, lahit na ba karon, di na, colored TV, flat screen na, LCD, kanang flat screen, LCD na mga latest ron. Mga kaigsunan, wala, mga kaigsunan, ang kalibutan, nagpabilin sila, wala sila gipaabot. Ang ilalang kung sa ilang mahimo, builo sila nga builo. Pero kanato, doon natin paglaom, mga kaigsunan, nga rapture nga ipaabot. Taas ang atong panglantaw sa kalibutan. Marang, ang sa po may, amen. At balik na din. Something happened. They can cry now. They're mortal now. They're dying now. There you are. So dito nagsugod, mga kaigsunan, sa gamay lang. Mga kaigsunan, sa dili lang pagtuo. Muna nga nining panahon na ang gipaminawa ni Adam si Eve. Sa sobrang niyang paminaw kang Eve, nahagbong ang tibok kabuhatan. Muna nga kinahanglan ang lalaki, kinahanglan maminaw po ka sa babae, pero nga kinahanglan nga ikaw gyud ang ulo. Amen. Muna makagsuna ang sino, nahagbo ang kabuhatan. Muna niuna ang mensahe, everything is dying. Matod pa niya, everything is dying. Matod niya, the world is dying. Niyan sa the grass is dying, the flowers are dying, I'm dying. The world is dying, everything is dying. So matod pa niya, tanan, makagsuna is dying. Muna nga matod pa niya, makagsuna, kung dunay kamatay, dunay usab lugar nga walay kamatay, pati ang mga tanom. Kaya ang kabuhatan, ang mga tanong, munang matingala ka, ang tanong malaya, apektado sila sa pagkahulog sa tao. Munang matingala ka, mga kaigsunan, nga dunay dahon malaya, pero mga kaigsunan, sa sinugdanan, dili malaya ang dahon. Nga naman, walay kamatay dito, mga kaigsunan, sa sinugdanan. Munang gikilhan nga, makabalik po sila sa ilang nahimutangan. Pero kita ang pinaka-espesyal, kita ang ilang gipaabot. Nga mapadayag, mga kaigsunan, munang matod pa niya, mga kaigsunan, sa message nga, the revelation of Jesus Christ, the trees are dying, the grass is dying, the flowers are dying, I'm dying, the world is dying, everything is dying. Surely, there's world somewhere where everything don't die. So, dunay lugar na walay mga kamatay na.
mga kaigsunan, muna nga itong, muna ningon si Pablo sa Hebrews, walay lungsod nga lumulungtad nining yuta. Walay lumulungtad. Muna ngalan nga walay lumulungtad, mga kaigsunan, ang tanan matapos. Apan ang bahin na sa Dios ang dili matapos. Ikaw o ako karon bahin ta sa Dios. Muna ningon siya, surely there's a world somewhere where everything don't die. Sa taas daw ningon siya. Trees are dying. The grass is dying. Flowers are dying. I am dying. The world's dying. Everything's dying. Everything in this world dying. We're sitting there this morning dying. Muna matingala ka karon wala kay sakit. Pagkalisos usa ka segundo, naa kay cancer. Nga naman, we are living in the dying world. Pest house. Pero bisag cancer pa na, o doon na pa'y, mga kaigsun, doon na pa'y ministry ang Diyos kanimo. Mga kaigsun, walay mahimo sila. Kontrolado tanan sa Diyos. Huwag nang naingon, mga kaigsun, si Zacarias, ang balon, bisan unsa kakusog sa balon, dili siya mulampas, doon ay bondering ang ibutang kaniya ang Diyos. Bisan unsa kakusog sa iyang balon, diha lang siya. Nga naman, doon ay bondering. Pero ganig, tanggalon sa Diyos ang bondering mo na sa tsunami na. Gitanggal sa Diyos ang boundary. Mausab makaigsunan nining atong lawas. Apan nining lawasa, dunay bahin nga gibutang ang Diyos. Dunay bahin nga gibutang ang Diyos nga makaigsunan 10,000 world ang katidad. Muna makaigsunan ang kang Adam. Muna atong tanaw na po makaigsunan ang usa ka picture. Sa second Adam, unsa ba po ang nahitabo makaigsunan sa ikaduhang Adam? Atong basahon mga kaigsunan ang Matthew chapter 27. Matthew kapitulo 57. Chapter 27 verse 45. At itong bayaan mga kaigsunan ang unang Adam o ang lawas nga mga kaigsunan katong sawa pa sila mahulog o sa kalawas nga dili magsakit o sa kalawas mga kaigsunan. Muna atong tanawon karon makaigsunan kay girepresentar ni Jesus Christ. Siya ang ikaduhang Adam. So nahagbong to makaigsunan sa kalit lang unya makaigsunan mauna ni karon. They're mortal now. Apan atong tanawon makaigsunan gikan sa Genesis gikan sa paghagbong ug hangtod pag-abot sa ikaduhang Adam. 27 verse 45. Amen. Napa mo diha? Amen. Ang katulugon may amen. Ah, wala pa. Verse 45. Ug sukat sa kaduha-duha katakna, sa kaatuhon, dihay kangit-ngit sa tibok kayutoan hangtod sa ikatulog katakna sa hapon. Ug sa may ikatulog nga takna sa hapon, si Jesus mituaw sa makusog na tingog nga nagingon, ili-ili, lama sa baktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako? Dili na rin masabdan ni atong panahon na. Muto ang ilang pagsabot, nitawag siya kang Elias. Nga naman, makisun, dili para sila, ipadayag ang tinago. Di ba ningon siya, tanawang to, maniba si Elias. Pero dili tumaw ang hubad. Dili na masabdan. Mausap makisun, kining mensahe, dadunin mo sa denominasyon, maglisod sila og sabot ni ini. Nga naman, dili para sila, para lang ka na to. Muna makisun, muna kayong ka, makisun mo abot sa punto na ang Diyos magpadayag sa matag usa face to face, makayong ka. Matod pa sa propeta, ikaw na ang pinakamalipayong tao sa kalibutan. Bisag unsa imong kapasidad, unsa man ang atong kahibtan ni ninyo taa, pinakamalipayong na ka. Ano man makisun, dila nila masabdan nga masabdan, pila ka mga katuigan, ilang pagtuon, pero dili nila makita-kita. Ano man, God hiding himself in simplicity. Ang Diyos makisun nagpadayag sa pinakasimple, tungod sa kasimple, dili nila makita. Muna sa kasimple, mga kaigsunan. Matod pa, ugmay sa ikatulo ka mga takna sa hapon si Jesus mituaw sa makusog na tingog ganag yun, ili-ili lama sa baktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nga nung gitalikdan mo ako. Ug dahil na nagtindog sa dool nga nakadug ni ini, miingon, nagtawag siya kang Elias. O so, mga kaigsunan, dili mo ang ilang, ano siya, nagtawag siya kang Elias. Pero siya, Diyos ko. Apan ang uban na nag-ingon, pasagdi lang, tanawon ta. Ugmaanhi ba si Elias aron sa pagluwas kaniya? Ug sa dihay, mikuhag bangkaw sa iyang sa gidughang ang iyang kilid. Apan ang uban na nag-ingon, pasagdi lang, tanawon ta kung maanhi ba si Elias aron sa pagluwas kaniya? Ug dihay, mikuhag bangkaw
ug iyang gidughang ang kilid ni Jesus ug dayon biagay nga tubig ug dugo. So diri na karon ang diferensya mga kaisunan. Ang unang Adam, bago gikuha si Eva, gipatulog siya. Kinsa ang nag-opera? Ang Dios. Doon na ba'y sakit nga gibati si Adam? Unang Adam? Wala. Natulog lang siya pagmata niya na ana. Pero karon sa ikaduhang Adam, giunsa, kinsa ang nagdugang? Ming siyagit siya, ming tuaw sa makusog gating o ganuman. Mga kaigsunan, naasi ang kilid ang ikaduhang iba. Gikinhanglan nga operahan, pero mga kaigsunan, dili sakit ang iyang makaigsunan, ang gihimo kaniya. Gibunal-bunalan, mga nga matod pa sa mensahe, samtang nga gibunal-bunalan siya, wala pa niya buhi ang iyang bride, iyang gitago pa sa iyang kilid. Samtang nga gibunog siya, mga kaigsunan, nakatago ta diya sa iyang kilid. Munang hangtod, mga kaigsunan, sa katapusang gutlo. Matod pa sa propeta, wala siya namatay sa pagdugang, wala siya namatay sa pagkulata kaniya, namatay siya sa broken hearted. Wala, mga kaigsunan, matod pa sa mensahe, walay tao nga makasugakod niya ito, pero wala siya namatay sa, mga kaigsunan, sa ing ato nga kahimtang. Amen. Salamat, brother. Mga kaigsunan, wala siya mamatay sa pagdugang. Hapit na gani, bunalan ang iyong tuhod. Nga naman, gipang bunalan to ang tuhod sa duha. Nga naman, mga kaigsunan, para mamatay, kaya ugba adlog ipapahulay, bunalan na unta kang Jesus. Pero dili mabunal-bunalan. Nga naman, doon ay propesya si David, nga wala'y bukog nga mabali. Pila ka mga katuigan, 1,000 years ang propesya, giawit lang ni David. Bunalan na unta, pero dili mabunal-bunalan, matod pa sa mensahe. Nga naman, doon ay propesya, nga dili mabali ang iyong mga bukog. Kasi lang yung gidugang na lang. Munang makisun ang iyang gibati, broken hearted. Ang kasakit, ganuman, wala gidawat siya. Muna usay sa atong pagpangalagad, ang pinakasakit, nga murag dugangon ta sa atong kilid, sa, nganong sa kilid man, matod pa sa mensahe, dool sa iyang kasing-kasing. Ang pinakasakit, nga mudughang sa atong pagpangalagad, kauban lang po dato, nga naa sa mensahe. Mga kaigsunan, pag doon na kayo mga problema sa mga wala sa pagpangalagad, makaingon mga kausahe nga, ay, huwag mo na sila kasabot, huwag magod sila sa mensahe. Pero pag ang imong problema nasa sulod sa mensahe, sakit kayo sa dughana. Kunya, kauban lang po din mo sa simbahan, imong makita siya, nagutan ang mga nagutan magiging tawhana. Eh. Di nakaganahan mo si Bang. Ano man, masakit nga doon ay kabingkil nga nasa sunod. Kinsa manggiway nagbingkil dribe, taas ang mga tiil. Makikisun, wala mo'y matago mo ng realidad. Makikisun, nga nung, makikisun, nga naman, doon ay gusto sa Dios nga bugawas diya sa atong kinasuluran. Na diya ang pailob sa atong sunod. Dala-dala na ito, makikisun. Naadha ang pangpasaylo, naana diha tanan makikson, naana diri sa atong sulod. Gikinahanglan nga makikson dunay sirkumstansya aron nga mugawas nga imong mapasaylo siya. Mo nang ningon gani si Jesus, pasaylo a sila. Kaya sila nasayod sa ilang gibuhat. Kaya ang mga nasa sa wala sa pagpangalagad, imo man mapasaylo tong mo gani sila sa pagpangalagad, pasagdi lang. Pero pag diri sa sulod, diri gikinahanglan nga mugawas ang imong pasaylo o pailo. Sakit kayo, makikisunan. Mugani mga kaigsunan, si Abraham, nga nung father of faith siya, nigawas, sawa pa siya ang pagsulay. Father of faith na siya, pero gikinahanglan mo gawas to. Gisulayan siya sa Dios. Naana ang pagtuo dito ni Abraham, gikinahanglan mo gawas lang. Musab kita, mga kaigsunan, naana ang pasaylo, naana ang pailob, gikinahanglan dunay sirko, dunay mahitabo sahay. Para mo gawas, mga kaigsunan, ang gahom sa Dios nga naa sa atong kinasuluran. Nga kaya na ito mulamano, bisag hiwian tag maayo. Bisag yun sa kagsaksakayan ni mong makaigsunan. Muna makaingon po ito itong rabi ni si sister. Gimaritis na namugmayo. May gapon yung pagtagal.
makisunanan tanan na ginapos ng mga adlaw. Amen. Asa ato lang okay. Ningon siya, pasagdi lang tan-aon ta kun mo aniba sa Elias aron sa pagluwas niya ug dihay mikuwag bangkaw ug yang gidughang ang kilid ni Jesus ug dihay miagay nga tubig ug dugo. Makisan ming gawas ang kinabuhi tubig ug dugo. Gikilan nga marilisto nga naman dunay mga nagpaabot. Dunay mga nagpaabot diri sa Pilipinas. Wala nakaabot si Brother Branham, pero makaigsunan ang Dios in spirit form, nakaabot diri karon. Dunay nagpaabot mo kaigsun sa kinabuhi. Muna hinungdan karon nga naata karon. Sa nagkalilain yung mga tribo, nagkalilain makaigsunan, apan makaigsunan, unsa man ang atong gipangagian sa mensahe, unsa atong giagian, dunay pagkapakyas, apan matod pa sa mensahe, ang iyang nakita, dili karon, ang iyang nakita, katong naka sa eternidad. Munang doon na tayo awit justified. Mga kaigsunan, unsay gihimo, mga kaigsunan, og si Jesus miusad sa pagtuaw sa makusog, nga tingog, og unya mitugyan siyang espiritu, og tanawa ang tabil sa templo nga nagili sa duha ka bahin, gikan sa taas ngadto sa ubos, og ang yuta mikurok og ang pangpang nga sipak. Mga kaigsunan, munang ang ikaduhang Adam, sakit, pero ang unang Adam, mga kaigsunan, natulog lang siya. Minggawas si Eve. Unya, makaigsunan, paggawas ni Eve, nahagbong ang kabuhatan. Munang niabot ang punto, mingabot ang sikan Adam, ningon ang propeta, from eternity, makisun gikan sa eternidad, makisun dunay gap nga nahitabo. Aron nga musulod siya, makisun into time. Musulod siya sa oras. Aron makisun iyang i-redeem. Iyang bayaran ang nahulog sa ikaunang Adam. Munang dali lang ang pagkahagbong, sakalit lang, pero ang pagbayad. Gitanaw ni John, langit ug yuta walay takos. Mutong minghilak si John. Siya lang ang takos. Walay takos mga kisunin nga magpalansang pa. Siya lang. Bisang pag ilansang, pero dili sila magpaduga. Ganun pa tayo mang yun. Munang makikisunin walay takos, langit ug yuta. Munang matupagani sa mensahe mga kisunin sa propeta sa message nga conference, murag 1963. Samtang nga si John mga kisunin, nakita niya. Makaigsunan, naa si Abraham dito. Makaigsunan ang 24 elders. Nakita ni John, naa si Abraham. Nakaingon doon si John, matulpa sa propita. Pasig si Abraham, pwede. Pero unsa ingon ni Abraham, naglingo-lingo si Abraham. Dili ako si Abraham. Nakita usap niya si Enoch. Nakaingon na po si John, pasig si Enoch. Kay girapture ni si Enoch. Pero naglingo-lingo ugyapon si Enoch. Walay takos. Siya lang. Wala niya gitugyan og lain, wala niya gitugyan og anghel, siya mismo. Muna nga makaigsunan ang nitabo mo ng sakit, ang gihimo, ang tanan, makaigsunan, dili man to para sa iha, para to sa atua. Dili to para siya, nga naman makaigsunan, perfect siya. Wala gani maningon pagani makaigsunan si Pilato, wala akoy makita nga sala nining tawana. Wala siya makita. Pero ang mga reliyoso na itong panahuna, dili sila gusto makaigsunan, pero wala'y makita nilang asala. Mausap makaigsunan sa atong panahon, makaigsunan paggawas sa dugo, o ang natabunan ng makaigsunan, wala lang ang mga pinili. Mutong maingon si Satanas, tanawa o. Maingon po ng Diyos, wala mo ko'y nakita. Nga naman, dili ikaw ang iyan nakita, kundili ang katunghalan. Nga nakaka-espesyal. Ang pangutahan na karon, unsa pud ba ka-espesyal siya diha sa inyo? Oh, iya na tagtubag. Unsa ba ka-espesyal siya? Basig ato lang ginapaulahi kanunay. Ang iyang gusto first place, purpose everything. Tanan, gusto niya first place, basig second place na lang. Amen. Tubag po mo diyan mga kaigsunan. Tubag mo ha. First place, naga-tights mo. First place, everything. Naga-tights mo. O, gamay na lang. Diya pa lang. Mayingon dahin, ay, nakasabot lang ang Diyos.
ang Dios kanunay nakasabot, ikaw lang yun ang di makasabot. Ikadua, nag-tights mo. Ah, basig napugos. Ah. Mga kiksunan, dili lang kamu mo'y nag-tights. Kami po mga pastor nag-tights. Kaya unsaon na mo pagwali, pag-tights mo, unya ang pastor, apoy tights-tights. Dito ko sa bukid, unsaon, tay-tay. Di na makalitok sa tights, tay-tay. Mga kiksunan, munang walay exempted. Amen. Pastor, si Adam, ito kung ano nakaabot ba ng tights? O sige, balinta. Amen. Mga kaigsoon, muni, ang gimo sa ikadong Adam. Ang eternity, mga kaigsoonan, isa, makasakot tanaw na, kasi makalapas ta. Uy. Gamay na lang, mga kaigsoonan, ha? Okay, so, mga kaigsoon, diretso na ito, mga kaigsoon sa Luke. Luke chapter 24. So, dali na mga kaigsunan. Ang katong lawas, mga kaigsunan, nga gihulog, mga kaigsunan, nga nahulog. Apan, mga kaigsunan, unsay gihimo, mga kaigsunan, sa Dios kang Adam, ang katong lawas, nga gihatag, dili magsakit, dili muhilak, nahagbong sa kabuhatan, mingabot ang ikaduhang Adam, iyang gipakita katong lawas. Luke chapter 24, verse 36. Okay, gamay na lang. Lucas kapitulo 24 bersikulo 36. Samtang nagsulti pa sila nini mga butanga, sa ilang telewala ipakita si Jesus nagtindo umayong kana ang kalinaw magauban kaninyo. Pagkahumanan ni sa pagkabanhaw. Nangadto sila Maria dito sa lubnganan. Ila unta tong sayo sa kabunta sayo sa unang adlaw sa semana, ila unta tong banyusan. Apan pagadto nila, wala na dito. Ang gatong lawas nga nagkadugo, ang lawas mga kaigsunan nga giputos, pag ato nila dito, wala na. Mutong niingon ang anghel, nga nung diriman yung pangitaon ang buhi sa mga patay. Munang sa unang panahon, dito na ito gipangita si Jesus sa mga patay, sa mga denominasyon. Apan wala na siya dito. Ming naan na siya, munang niingon siya, come out, doon na ipagsyagit niya. Wala na siya dito, munang magsaniabot ang mensahe. Munang pag ato nila Maria, wala na dito ang gatong lawas. O pagkahuman, mga kaigsunan, may pakita dito sa Emmaus. Pagkahuman, nagtapok sila. Ming lusot, mga kaigsunan. Ming abot, mga kaigsunan. Kung imunin basahon sa John, naa sila sa usaka kwarto nga nagtago sila. Nga naman, nining panahon na gipangita na sila. Nagtago na sila. Nga naman, gipangita sila itong panahon na. Apan, samtang dili sila makagawas, mga kaigsunan, ming tungas Jesus. Mingon siya, ang kalinaw mag-aanaa ka ninyo. Musab na unya makisun ang mahitabo sa kolehang mga adlaw. May abot unya ang panahon nga di na ta makalihok. Maabot ang panahon nga di na ta makaigsun makabuhat sa ingani nga buluhaton. Wala na yung mga signal, wala na yung mga wifi, unsa pang klase mga kaigsunan. Sirado na ang tanan. Naka-close na ang tanan. Iya-iyan lang pamilya-pamilya na lang. Matong panahon na mga kaigsun, mingtunga siya. Samtang sa ilang kakulba, ningon siya ang kalinaw. Panahon sa kakulba, ginala niya ang kalinaw. Panahon o niya, hindi na ito makalihok, mga kaigsunan. Munang dun ay minsay ang propeta, makisang close down, di ba? Pag close down, karon sa ato, lockdown man. Mato pa sa minsay, close down, close na ang tanan. Di na makalihok. Pero mga kaigsunan, ang Diyos, di rin na po siya maabri sa taas. Ningin sa kama, pahayel. Kung sa iyang kimo, mga kaigsunan, ming abot siya. Ningin siya, ang kalinaw, magana ka ninyo. Ningin siya, iyang kipresa, apan sila na ikuratan. Og nangalisang, nga na nagdahom, nga nakita silang espiritu. Huwag sabihin ko lang, nga nung nakulbaan man kamo, nga nung pagsukit-sukit man kamo, sulod sa inyong mga kasing-kasing, tanawan ninyo ang akong mga kamot o ang akong mga tiil, nga maugayod ako. So, iyang girepresentar, nisa tanawan ninyo ako mga kamot o mga tiil, ako gayod kini. Pero na itong panahon na kadtong alawas, glorified body na. Nga naman makiigsunan, ming lusot na lang sa bumbong. Nahitabo ang resurrection, mga kaigsunan. Huwag nagpakita. Niya sa tanawan niya. Naman si Tomas. Ika pa. Ano man, mga kaigsunan, iyang ginipresentar ang katong lawas sa unang Adam, mga nahagbong. Pagkahuman, mga kaigsunan, sa krus, sa kalbaryo,
yang girepresentar. Asa naman niya girepresentar? Dito lang sa mga apostolis. Wala siya nangadto dito sa Galilee, nga nagwali pa siya dito, nga napanahon ako. Ang iyang giatuan lang, ang mga apostolis na lang. Mausap niya sa pagkabanaw sa dili pa ang rapture. Ang katong atong mga paryente nga namatay, ilawom ni mensahe, di na mo adto dito sa ilang mga paryente nga wala nang alagad, dito na sa mga mensahe, maingon, ang kalinaw mag-anakan ninyo. Rapture na. Samtang kita na ng panahon na, mga kaigsunan, di na makalihok. Apan niingon, mga kaigsunan, ang Biblia, mga kaigsunan, niya ng panahon na, ang Diyos ang matrabaho para ka na ito. Amen. Di ito makakaon, siya na ang magpakaon. Munang karon, samtang mukaon pa ka, builo pagkaon, ay lang palabi, basig mahay blood ka. Kaon pa, kay dunay panahon niya, nga mga kaigsunan. Karon, samtang makalihok pa ta, alagaran na ito atong buhay ni Diyos. Kay maabot niya ang punto, kay maabot ang panahon makaison sa squeezing time, diha na unya maila ang klasing nga ang klasing kulor. Ngano man kinsa man ang nagtug-an kang sa mga saserdote, may tug kang Hesus. Kinsa kauban-kauban niya sud sa 3 and a half years. Na si Judas 3 and a half years kauban-uban niya si Judas. Maabot unya ang panahon ngano man katong nitabo kang Ginoong Hesus, nag-usa ang Saduceo, Scriba, Pariseo, tanan yung mga religious gikalaban si Hesus. Mausab sa atong panahon, mag-usa ang tanan mo nang dunay sige nag-unite sila karon. Maabot ang panahon na mag-uusa sila, kalabano nila, si Kristo nga naana sa iyong bride. Unsa ang mahitabo ang mga kaigsunan? Kinsa man ang nitugan si Judas, na sila diha sa Camp Alano. Eh, balo ba ang mga bab, mga denominasyon sa ato ang ginatapukan? Huwag ganit sila kaila. Unsa man ang mensahe, oy? Wala sila kaila. Pero dunay gikan sa mensahe, nga mutudlo niya, na sila diha. Ay po, mapagtanaw-tanaw sa inyong kilid, basig malain nyo na. Ang Diyos lang ang nasayod. Amen? Amen. Ang Diyos lang mo yung nasayod. Moganing naingon siya, gipili ko kumong duso, pero ang usa sa inyo, yawa. Nagpangutan ay sila kinsa. Bisan si Judas, wala siya kay balo. Pero pag-abot na sa katumanan, wa siya mahimok. Ganyan siya, tumana ang angay ng pag-abuhat. Manong mabot o niyang panahon, ang tinuod, nga binhi, mahinog siya. Ang katong hilaw-hilaw, mga hilaw pa yun siya ugsamot. O kini nga mensahe ang magpaila unsa kang klase nga bini. Dili mataguan nato ang Dios. Mo nang samtang makalihok pa ta karon, alagaron nato siya. Wani lain pang pinakaimportante, last quote step. Wani lain pang pinakaimportante na ninyo taa. Ningon siya, the greatest value ever. Wani lain pa nga pinakaimportante. Brad Jos, ako na. The greatest value ever. Ngunang niya ang pinaka-importante ninyo ta. Tanan, ato mga sakyanan, salamat sa Dios, gipiyalan tag bike, gipiyalan tag motor, gipiyalan tag sakyanan. Pero dirira na, pag matapos ka, di man ay i-appeal dito sa imong kwan. Di na i-appeal, pag bansa, balsa marse mo, dako kagbayro nun. Bili na ni muna, kay awayan pa muna sa mga anak. Munang ikaw lang makaigsunan. Munang niyo, the greatest value ever. Ang pinakadako lang nga bili ninyo ta karon. Wala lain, ang kalaglang nga makadungog sa mensahe. Mula na makisang pinakadakog bili. Tanan atong mga paghago, unsa man ang atong achievement, mga young people, unsa atong naangkon ni ninyo taa, na nakahumanta sa kurso, ang usa lang ako ikaingon kay inyo, respetuhan ninyo inyong pastor. Bisag unsa inyong nahuman. Kaya ka ng inyong nahuman, igura na din ninyo taa. Muna nga, bisang pag unsa inyong nahuman, pag panahon, akong giingon, pag bisag unsa pa na inyong nahuman, pag doon natay pilosip, hugas kag plato. Walay grado-grado diri mga kaigsunan. Party tatan sa lawas ni Kristo. Mga kaigsunan, walay VIP. Ah. Tanan, tanan. Lihok tang tanan. Amen? Ang magwali, magwali. O nagapon, may trabaho. Kasi may mga pastor, nagwali na may nami trabaho. Ikaw daw diri, may bailot ah. Ano na to, Esther? The greatest value ever. Ano yun siya? The greatest value ever dayon. Money passes away, home decay, ningon siya, okay, ningon siya, money passes away, home decay. So, okay, mo na yung last mga kaigsunan na, ningon siya, ipangutana niya, si Sister Mida, Sister Mida, ningon siya, I told, okay, sa taas, gamay, sis, I asked my wife not long ago, I said, I want to ask you something, honey. I said, what is real true value, please, own? I believe I told you that though the other night, what the true value? Nothing but lost souls is the only thing that's got any value in it. Money passes away, home decays. Wala na makisan ang kwarta, dali lang na, igura na mo agi.
Labi nagduna kay panalangin. Linibo, makaigsa mo agira na. Ang importante lang, kuha isa para sa Dios. Para mo agi na, bahalag, wala ka, o saan nabilin, wala'y problema. Kaya dili ni makuhaan na ang mabilin, away. Mayroon na ang bana. Unsa ba itong gigas? Dali araw ba na hurutan eh? Nga naman, wala yung makuha para sa Dios. Ang problema, ang gibilin. Manipasi sa'yo. Dali araw ba kaigsunan. Doon na kay mga linibo. Isa lang nakakuanan, quits. Pero ang Dios, wala'y pagkahurut ang Dios. Homes decays and go away. Everything on earth is moved away. The only value, lasting value, rather have one soul and girl that won to Christ. To I know and see that light of God circles around that soul through all eternity. My name associated with that. Have every penny of money in the whole earth. Lost it all. But what you send up there is eternal. Tanan nga inyong mga paghago sa iyong ministry, labi na yung paggasto ng atong buluhaton, inyong mga pliti, eternal na ngayon yung gibdala dito. Muna mga kaigsunan, tanan natong paghago. Muna pag-abot nga, doon ay mga buluhaton. Mga kaigsunan, muna kung ang inyong pastor, doon ay mga lakaw, suportahigin ninyo inyong pastor. Nga naman, nagawali sila. Pagwali nila, doon ay magdawat dito. O saka nga nimpaluyong, apil ka na itong pangalana dito sa eternity. Nakamarka ka dito. Muna mga kaigsunan, ay pastor, basig, wala mo ipang pangkuan dito ba, maplatan mo. O, doon ay 1,000. O, mulain mo mong tinanawan. 1,000 lang gano'n, maano po. Mga kaiso, nagtukong ang Diyos, magapanalahan ka natin. Magapanindog ta. Bato ta sa pag-awit. Mga kaiso, salamat sa atong buhay nga Diyos. Atong awiton ang one. Hangtod may kinabuhi na lang, no? Okay. Bisaya lang sa ta, ha? Hangtod may kinabuhi. Napay gininawa. Paputo niyang panahon, kuhaon na ni sa Dios, humana ang atong ministry, muna nga ang atong ibilin, labi na sa mga ginikanan, ang atong ibilin, ang atong
pagkamatinumanon sa mensahe. Nganuman, magbilin ta sa atong mga anak ug maayong impluensya. Ang atong mga anak, muna ang musunod nato, mawala ta nining kalibutana kung nagbarog ta sa mensahe. Mga kaigsoon, atong ibilin sa ila, dili ang pag-rebuild kanunay, ang pagsupa kanunay. Kaya kana mga kaigsoon, matingala ka nga usa ang kongregasyon, usahay naagyapon ang pag-rebuilding. Nganuman, dunay mga nakauna nga kanunay nag-rebuild. Dala-dala to, matong dili maayong impluensya nga mabilin nato. Pero ang kailangan nga atong mabilin, na kanunay itang mapainobsanon sa bitsahay. Magampo ta, labing kamhana ng mga Diyos. Ginoo, Lord, salamat din mataho mga kahapulong. Ginoo, salamat sa mga pulong. Ginoo, doon ay lawas. Ngayon mong gireserve, matod pa sa unang Pedro, dili mabuling, dili madunot, dili mamansahan. Reserve in heaven. Lord, kini nga lawas maabot nga matapos kini. Apan Lord, ang tanan nimong bahin dili gyud matapos. Ginoo, salamat nini mataho mga kahaponon. Ginoo, salamat sa mga pulong o bisan pa sa musunod. Ginoo, ikaw po sa magapanalangin, magagiya. Lord, dalay kun ikaw bisan pa sa among pinalang pastor nining dapita Ginoo nga nag-host nini sa makausap pa ikaw pa kanunay magapanalangin. Sa tibok kongregasyon, sa tanan nga mga puwersa niya Ginoo. Sa mga deacons. Sa pangalan sa mga Jesus Cristo maluwas. Amen. Amen. At... Hallelujah. God bless you, Pastor Joseph. Hallelujah. Ang Diyos mga panalangin. Pwede ba ito palagpagat tumuhin ng Diyos? Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Naabot sila ganiya. May egsonong talitapos na nahuman na ang pag-preach ni Pastor Raymond. But hallelujah. Amen. Nagtakdo gihapon may igsoon ang ilahang gitawag nga. Amen. Natapos sila kanina, natapos na si Pastor Raymond, but still hallelujah, the same thought was the about the preaching of Pastor Raymond, and right now we continue ni Pastor Joseph about the restoration again. Amen. What the things that Adam lost, hallelujah, it is Jesus Christ who restored us back. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. What usang mga condition may igsoon, no? Praise the Lord. Unsa ang mga butang nga gitago sa Dios, ug unsa ang butang nga gipadayag sa Dios. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Pwede na mga lingkod ang matagusa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. O gusto pa ba ta migsoon mukaon? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kay nagatuo ko migsoon nga ang tinuod nga mga pangasaonon sa Ginoo, ang tinuod nga wise virgin kanunay. Amen. Andam ang ilang mga praskuhan. Amen. Nga sudlan gyud kanunay maigsoon sa gitawag maigsoon nga lana aron nga diin moabot ang takna nga panahon kanunay magdilaab kini. Dili susama maigsoon sa lima ka mga buang-buang. I'm sorry for the word, but it is the word from the scripture. Amen. Nga diha pa sila mabalaka, diha pa sila magapangita sa panahon nga amen. Hallelujah. Miabot na. O andam na nga mulakaw maigsoon. So andaman ninyo inyong mapraskuhan. Praise the Lord. Tungod kay mao kini ang panahon nga diin. Amen. Hallelujah. Nagapangandam kita. Praise the Lord. O salamat sa Ginoo, no? Amen. Sa minsan, nagyatag sa Igsoon, Pastor Joseph, may Igsoon. Praise God. Hallelujah. Amen. O gaga, mag-awit pa may Igsoon, no? Para, amen, mauni ang ingon nila nga, mauni ang pinakadelikado nga oras. Amen. Praise the Lord. Kaya ang tanan, nagduka. Amen. Walang lima ka mga at sama sa ulay may Igsoon nga gisgutan. Praise the Lord. Amen. Pero di na ito mabasa may Igsoon kay physically. Normal kay watay ginalihok, nagalingkod lang ta. Muna nga maraga explain may Igsoon nga naagi ko rag gibateon ng may Igsoon. Pero muna may Igsoon naata sa gitawag nga pakikaway. Amen. Ato nang pakikdisugan may Igsoon. Tungod kay naata karon diri may Igsoon. Hallelujah. Sa maong katuyuan, sa pagtagbaw may Igsoon sa itong espirituhanon nga kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hangin ako matag-usa sa pagtindog na pod. May Igsoon. Hallelujah. Amen. And we are going to sing the song, Where Eagles Dare. Been given wings to fly. We have been
the sky where no other birds can fly, to live in a heavenly atmosphere, to fly where only eagles dare. Let's fly so high where the word of God is a living reality. Shining God's word. Amen. To fly where only eagles go. Let's fly so high where the word of God is. Hallelujah. Thank you, Lord. A living reality. Hallelujah. Kita ang buhing ibinig sa Mexon. Chipmunks on the ground, neither to believing up and down. But we can change, lift it up upon the mountain top, setting in the cleft of the rock. Hallelujah. Amen, hallelujah. Where eagles dare, mga eksono, mga kila, nakaroon, nagatapok, mga eksono, hallelujah. Nagakaon sa prisko nga pulong, mga eksono, amen ba? Kung asa ang patay nga mo si Kristo, tuwa po ng mga agila nga nagatapok, mga eksono. Amen, praise God, tumplakpakan ng Diyos, amen, hallelujah. Praise God, mamahimot sa paglingkod, mga eksono. Amen. O atong preacher ang musunod mga eksyon, si Pastor Manny. Amen. Si Pastor Manny, isa po sa mga nagpaluyo sa mga buluhat, sa atoang buluhaton mga eksyon, no? Isa sa mga nagtabang. Amen. Nga atong buluhaton karon. Amen. O ang Diyos mga panalangin. Amen. Pastor. Amen. Hallelujah. O karon nga apuno mga eksyon, no? Mukuha sa kisa ka naghalagawit mga eksyon. Amen. Tapos ano mga eksyon, no? Inatilan Church. Amen. Inyo ang panahon, Mixon. Praise God. Hallelujah. Amen.
ba? God, hallelujah. Salamat sa haladawit, mga Ikson. Huwag ka maglangay, mga Ikson. No? Matuwa na tayo sa importanteng bahay na po, mga Ikson. Amen. Hallelujah. Sa pagkaon na po sa espirituhan ng bahay, mga Ikson. Hallelujah. Tayo po tumayo. Hallelujah. Bago po natin ni ligay sa ating pastor, Pastor Manny. Siya po magdadala ng, siya po ang magpakaon ka nato karon sa espirituhan ng bahay, mga Ikson. Hallelujah. At ang awit, mga Ikson. No? Amen. What God hath joined together. Hallelujah. Praise God. There was Adam in God's Eden, and yet all alone.
the kind of vision. Then he showed there his pride, the one who came from his side. Bone of my bone, flesh to my flesh, he cried, what God, what God had joined together, no man, if you Lord, can put asunder. There's no so hard to take her, but he doesn't understand. There's no power that can take her from his hand. Hallelujah. separate us from your love, O God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na ikaw ay nangungusap sa amin. Ang salita mo, Diyos, na siyang magdadala sa amin sa kasakdalan. At Lord, sana po, Diyos, ay hindi lang mananatili sa kaisipan. Hindi lang mananatili, Lord God, sa mga bahina ng aklat. Hindi lang mananatili sa mga tapes and records, Father. Dahil napakahalaga ng iyong salita ay magpapalabas ng isang representation o ng reflection and expression of the ones that was hidden before time. Kayo mangusap sa aming kalagitnaan, aming Diyos. Because we believe, Father, the hour is nearing. Rapture is imminent. Ay, Lord. Hallelujah. Kaya kami nagmamadali din. Dahil pagdating ng pag-aaral po namin sa buong katotohanan, and that is the book of Revelation, Father God. The book has been opened. Open for revelation. Upang sa ganon, O Diyos, ang mga pinili mo pa bilang mga nobya, even before the foundation of the world, will be known and expressed. Hallelujah. Upang sa ganon, Panginoon, sila'y maniwala na ang iyong salita, O Diyos, the Bible itself,
is your word that will bring forth a hidden mystery. Hallelujah. Kung paano naihayag kanina, Panginoon, that a woman who was in the womb of Adam has been kept secret. But now, Lord, unti-unti, Panginoon, while the seals have been broken one by one, a portion of reality, a portion of your word has been revealed. Subalit, Panginoon, alam po namin, Lord, na baliwala. Baliwala ang six seals. If the seventh seal will not be opened in our lives, Lord, help us, Lord God. Katulad ng sabi mo, Diyos, na kung sa tao ay imposible, sa inyo lahat ay posible. And we believe, Father God, na ang araw na ito itinakda mo, bukas ay itatakda mo pa rin, kahapon ay tinakda mo na, Panginoon, nang iyong salita ay mahayag, hindi lamang mga salita na the former rain, but most of all, Father, the latter rain, the harvest rain, the fullness of the revelation. When a mighty angel came with the full brightness of the sun, hallelujah, magpahayag ka sa bawat puso, Panginoon. Walang kakayanan ang nakatayo. I am just a vessel. Speak. Speak to this congregation. Open their hearts. It's not, Lord, the ear of the physical, but the ear of the heart. It's not only knowledge, but it's revelation. Maraming salamat po, Panginoon. Pangunahan mo po kami sa oras na ito. Itong aming panalangin in the name of Jesus Christ. Amen. Tayo po ay magbabasa muna bago tayo tumayo ay umupo. Amos 3 verses 7 and 8. Actually, these are very familiar na mga talata ito. Ang sabi ng Amos 3 verse 7, surely, the Lord God will do nothing but He revealeth His secret unto His servants, the prophet. The lion has roared. Who will not fear? Hallelujah. The Lord has spoken. Who can but prophesy? Hebrews 1 verses 1 and 2. God, who at sundry times and in divers manners spake unto in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He has appointed heir of all things, by whom also He made the world. Tayo ay mananalangin. Salamat, Panginoon, sa mga talata na nasusulat. Bigyan mo kami, O Diyos, ng malawak na unawa, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kung iyong banal na Espiritu hindi darating, mahirap po kaming makaunawa. But you promised that in the last days, Lord, as was 2,000 years ago, when the Son of Man came to reveal redemption, coming down as the foundational stone, the works of the cross. But in these last days, again you came as the headstone. We believe, Father, that you open up the ears of understanding, the eyes of our understanding, at ang pakinig ng aming puso. Loobin mo, Panginoon, na hindi lamang sa kaisipan darating ang isalita, mas mainam sa aming puso. Maraming salamat po in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So tayong lahat ay pwede na mga upo. Okay, ang paksa po natin, napakainam, the uniting sign and sign. Ang paksa na aking tatalakayin sa inyo, recognizing the voice
in this uniting time. Recognizing the voice in this uniting time. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay palaging nangungusap sa kanyang mga banal na propeta. At dahil diyan, marami pa rin ang tumatanggi sa propeta. Even in the Old Testament, pagka nakita ng Diyos na ang tao, ang mundo ay dumarating na sa corruption at kasamaan, God sent forth prophets for warning. Para sila ay manumbalik. Nangungusap kasi kung tayo ay nasa katwiran na ng Diyos, God will need no prophet. We will not be listening anymore to a prophet. Why? Because we are already expressed in time. Pero alam ng Diyos kung ano ang kalalagayan noon, kung ano ang kalalagayan sa panahon 2,000 years ago, kung anong kalalagayan ng mga tao sa ating panahon. So, narinig natin kanina, napakaganda. Ulitin ko, ako ay nagtatranslate. Pero because I was, ako'y focus na focus sa salita na nahahayag sa bibig ng Diyos. Minsan nakakalimutan ko. Kaya sabi ni Brother Itok, sabi niya, hindi ako nag-aamin kasi hindi ko na maintindihan. Kaya nung sinabi natin, amen, siya hindi nag-amin kasi hindi nga niya maintindihan. Kaya lugi rin kami. Pagka taga rito ang nangaral, hindi namin naintindihan. Hindi ba kalugihan namin yan? Hallelujah. So, nahulog ang tao. At before the foundation of the world, ay meron na. Merong kaagad solusyon ng Diyos. Mangungusap ang Diyos upang ipanumbalik niya kung ano ang nawala kay Adan. So yan ang mga paksa na ating napapakinggan. So, ang nais ng Panginoon, maisauli sa dati kung papano ginawa ng Diyos. Kung ano ang nais ng Panginoon sa tao. At kung tayo ay anak ng Diyos, si Adan ay anak ng Diyos, at lahat ng anak ng Diyos, if we are sons and daughters of God, then we must express the image of God. Pero alam natin ang nangyari. Hinayaan ang Diyos ang serpente upang pasamain ang salita ng Diyos. At alam natin nangyari, the original sin, nagkasala nga ang tao. Pero ang sinabi kanina ni Brother Raymond, napakaganda. Bakit sa isang tao dumating ang kasalanan? Bakit hindi si Eva? Si Eva naman ang nadaya. Si Eva ang unang gumawa. Pero kay Adan, dahil sabi nga niya, pwede namang i-discard si Eva eh. Pwede niya sabihin, Panginoon Diyos, nagkasala itong babae. Pwede ba itong dito naman sa kabila, kuhanin mo ang babae? Pwede? Pwede. Pero ano ipinapakita ng ating Panginoon? There is something that God wants us to understand. Hallelujah. It is to restore the image after the likeness of God. Kasi kung walang pagkakasala, walang restoration. If there is no Genesis 1 chapter 2, ay verse 2, there is no restoration. Dahil yun ang layunin ng Diyos kung bakit hinayaan niya rin si Satanas. Because God wants us to understand His attributes. Alam natin mga kapatid, ang Diyos ay nandyan siya, omnipotent, omnipresent, omniscient. Paano niya masasabi o paano natin makikita kung siya nga ay omniscient? Kung siya nga ay omnipotent? Kung siya nga ay omnipresent? Kung hindi niya hahayaang mahayag ang mga attributes niya?
That is the eternal purpose of God to man. Is to be in the image. Sabi ng propeta, bakit tinawag ang pangalan ng Diyos na Jehovah? And what is Jehovah? Jehovah is God created these little ones for a family. And a family, kailangan, mga kapatid, kung ano yung attributes ng ating ama. So we came from the loins of our father. Yun din ang ihahayag natin. So, tayo ay ipapanumbalik as a representation. Remember, sabi ng propeta, si Adan ang siyang amateur God. He is the representation of all his attributes during his time. He was the ruler of the kingdom. Because that is the kingdom of God. He is the God of this earth, but merely a representation. Expression of all the attributes. Siya ay Savior. Why? Kasi niligtas niya si Eva sa tiyak na kamatayan. But it's only a representation of what God will do. Mga kapatid, kaya nais ng Diyos na isauli. Nais ng Diyos na isauli kung ano ang nawala ni Adan. Because one day, at nalalapit na, kung ano yung nawala ni Adan at ni Eva, maisasauli sa ating panahon. Adam was made ruler. Adam was made king in God's kingdom. So, alam natin, he was made in the image and after likeness, and God created Adam in his image. Pero alam natin, mga kapatid, ang nais ng Diyos ay palaging mayroong communication between father and son. Bakit nasisira ang relasyon ngayon? Dahil ang mga magulang ay wala nang panahon para kausapin ang anak. And vice versa, wala nang panahon ang anak para kausapin niya ang magulang. Ang nais ng Diyos, kaya nga tayo nilikha upang maging pamilya niya. Hallelujah! So, ngayon, ang nais ng Panginoon, restoration. Sabi nga, maging sa lumang tipan. Ang nais ng Diyos ay makinig na ang tao sa sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. Yan ang nais niya because God wanted to communicate. Nais niyang makipag-usap din. Katulad natin, kung nagkasalang natin at kung siya ay nawawala na sa katwiran, kinakausap natin ang Diyos. Kinakausap natin, I'm sorry, ang ating mga anak. It's a cycle of life sa pinapakita ng Diyos. Mahal ng Diyos ang kanyang mga anak. Pero ang anak ay gumagawa ng masama, pinaparusahan ng Diyos. Ang sabi ng Hebrews 12, kung ang mga na nagmamahal ay pinaparusahan niyang anak. Why? Because he loved him. How much more God? Paano pa ang Diyos? Kung tayo ay nakakaranas ng pagpalo ng Diyos, maraming salamat. Dahil mahal tayo ng ating Diyos. So God wanted man to listen to His voice. Nais niya na ikiling natin ang ating mga tenga sa Kanya. Hindi ba sabi niya kay Isaiah 1, incline your ears. Give time. Magbigay ka ng panahon upang makinig ka sa ating Diyos. Hindi naman literally mangungusap ang Diyos. It's through a voice. It's through His anointed. It's through His elected and anointed and commissioned minister. There are many voices. Napakaraming tinig. Actually, minsan nalilito na tayo eh.
Boses ni ganito, boses nila, boses nila. May boses ng politika, may boses ng sports, may boses ng fashion, may boses. There are many voices na narinig natin at nakikita. Even in Christianity, there are many voices. May voice ng Lutheran, may voice ng kung ano-ano. Napakaraming boses na minsan naku-confuse na ang tao. Nalilito na ang tao. But there is one voice that will make us one. Naniniwala ba kayo, mga kapatid, na ang novia o ang bride does not persecute the bride? It's more, the bride even cannot persecute the wicked. Right? Naintindihan ninyo? If truly we are the expression and in the image of the likeness of God, we cannot persecute. We cannot say negative things even to the wicked. Kaya lang, dahil narito, ang tunay na salita ng Panginoon, God, Satan is moving within our midst. Ano sabi ni Apostle Pablo at na-quote kanina? Sabi niya, pag alis ko rito, after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Sa inyong kalangan, in your own selves, among yourselves, shall men arise, perverting the word. Saan? Among you. It's not the unbelievers. It's not denominational preaching. It's inside. Hallelujah. So we can realize. Makikita natin, mga kapatid. Hindi ko sinasabi pa, meron pa rin na darating pa lamang sa kasakdalan. May mga dumating na sa kasakdalan. They've already climbed into the ladder from the foundational to the headstone. The headstone is charity. That is the full expression of Christ. Kaya sa bawat age, sa Revelation 2, Revelation 3. Anong sabi? He who hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Recognize the voice. Napakaraming tinig. Pero kung ang tinig ay bumubuga ng apoy sa impyerno, don't listen to it. Amen. Pagmula sa pulpit at ibang sinasabi niya puro negatibo, don't listen to it. But if it correction, minsan tinig para ikaw ay sawayin. Tinig para ikaw ay paalalahanan. Tinig para ikaw ay inspire. Tinig para ikaw ay encourage. Incline your ears. Hallelujah. He who hath an ear to hear. Ang sino mang may tenga na makinig. Makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. That is the problem. Yun ang problema ngayon sa Kristyanismo. Sorry, medyo namamaos ako. Itong pag naubos ko po ito, tapos na rin ako. Pero alam nyo, mga kapatid, ang nobya ng Panginoong Hesukristo ay binigyan ng abilidad. He was given the ability to recognize the true voice. Recognize the true voice in this hour. Hallelujah. Of course, makita natin yung Matthew 25 na quote kanina, hindi ba lumabas lahat?
But not of them, none, but not all of them are the bride of Christ. The voice of the shepherd must be heard. Ang tinig ng pastol ay kailangan makita, mga dahil ang Panginoong Hesukristo, nung siya ay umalis na, ay nag-commission. He appointed gifts, the fivefold ministry, upang ihayag ang salita ng Panginoon. Puntahan natin kung anong nangyayari even before sa Old Testament. Noong nakita ng Diyos in Genesis 6 na may pag-aasawahan, there is now hybriding, intermarriage. There were giants in the land. May mga higante sa lupain. At nakita ng Diyos ang kasiraan na ng mga tao. God sent forth a prophet by the name of Noah. Ang sabi ng Diyos kay Noah, nakita ko ang kasamaan ng tao. Sisirain ko na ang tao. Lahat ng may buhay ay papatayin ko. Pero mga kapatid, hinayaan pa rin ang Diyos na merong magsalita. And that is a prophet. Sabi ng propeta, si Noe ay propeta. Anong sabi ni Noe? While he was building the ark, ang sabi ng Diyos kay Noe, gumawa ka ng arko. Ang sabi niya, for 120 years, while he was building the ark, siya ay nangungusap sa mga tao. Repent from your deeds. Magsisi kayo. Return unto God. Di ba yan ang sinabi ng Diyos sa Israel? Return unto me, so I will return unto you. Nangusap na ang Diyos, nagbibigay na ng babala na mamamatay na lahat ng tao. Pero mahal ng Diyos ang kanyang nilikha. Ang problema, merong panuntunan ng Diyos. Hindi dahil nilikha niya ang tao, ay ililigtas niya ang tao lahat. Naglagay siya ng panuntunan, ng panukala, whosoever. So, dumating sa panahon, habang gumagawa siya, nangungusap siya, giving warning. Magsisi na kayo. Alisin niyo na ang mga masasamang bagay. Salamat mayroong nakarinig. Maraming nakarinig. Pero iilan ang nakinig. Iba yung naririnig mo, iba yung napapakinggan mo. Dahil pwede mong maririnig na hindi mo naintindihan or hindi mo iniintindi. Pero kung gusto mong intindihin, matama kang nakikinig. Yan ang nais ng Diyos. He who hath an ear to hear. So, anong nangyari for 120 years yun ay quotation lamang. Pero mga kapatid, nais kong ipahayag din sa inyo. Ako'y nagko-quote din sa propeta. Bakit si Pastor Manny wala man lang booklet? Eh, ang booklet nandun lahat eh, 1,260. It will not remain written in a piece of paper. Hindi dapat na ang salita ng Panginoon ay mananatili sa nakasulat sa papel. Huwag nating pabayaan na mananatili ang salita ng Panginoon sa mga volumes of tapes. Kundi, mga kapatid, katulad ng sabi ni Apostol Pablo, kailangan ang mensahe sa uling panahon ay dadalhin natin sa ating storehouse. Storehouse is not in the mind. It's not a mental faculty. But the storage is in the heart.
Hallelujah. We preach the message. But the thought, the message comes from the prophet. Do not ask me for receipt. Because the receipt is here. Hallelujah. Ang mahalaga, yung mensahe ng Diyos na nerecognize natin. Because we are recognizing the voice. We recognize the voice of the prophet. We recognize the voice of God through that prophet. Pero, hindi lang recognition. Lahat naman tayo, nire-recognize natin the voice. How about recognition of the anointed of God? Wala na si Brother Branham. So, nangungusap ang Diyos. Let's go back. Anong nangyari? Ang sabi ng Diyos kay Noe, nagbigay ng babala, come into the ark. The rain is coming. Gugunawin ng Diyos ang lupa sa pangitan ng tubig. But remember, ang tubig na yan, na siyang luminis sa mundo, the same water brought Noe and his family to a new world. Hindi ba sabi ng banal na kasulatan, I come not to judge the world. There is one that will judge you in the last day. The word that I speak unto you, they are the ones that will judge you in the last days. Water is the word. Nilunod sila ng tubig. Alam mo, He is showing us na sa huling panahon kung paano kukonti ang naligtas. Fear not, little flock. Ilan tayo ngayon sa Christianismo is based on doon sa nababasa ko, ang Christians ay 800 million except RCC. Kasi hindi natin kinikilala na sila ay Kristiyano. 800 million. Ilan ang end time message? Is there 10%? I don't believe so. It's less. Ilan ang foolish virgins na lumabas? Hindi ko alam. Pero salamat sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor, saan ba yun? Si Pastor Caballero. Sabi niya, dapat ang title ni Pastor kanina, Pastor Noel, ang topic ko ay Caballero. Yung bearer. Yung, ano tawag nun? Armor bearer. Sabi niya, parang ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan yung mensahe kanina. Hallelujah! Pumapalakpak tayo. Amen! Hallelujah! Pero paano kaya? Paano kaya pagkatapos nito? Amen. Amen. Sana ang napakinggan natin ay magdadala sa atin, mga kapatid, ng pagkakaisa. Hallelujah. Dahil dumating din sa ating panahon, Jesus Christ comes as a judge, giving us warning. Nagbigay din siya ng warning, ng babala. But looking back to the Old Testament, nagpadala ang Diyos sa mga anak niya doon sa Nineveh. Hindi naman magpapadala ang Diyos ng mga propeta sa mga hintil eh. Si Jonah. Ang sabi ng Diyos kay Jonah, Jonah, nakita ko ang Nineveh na napakasama. Nineveh is corrupt. Pumunta ka roon at mangaral ka. Sabihin sa kanila na manumbalik kayo.
napakarumi, makasalanan ang Nineveh, at gugunawin ko ang Nineveh. Salamat sa Panginoon, sana tayo ay ganun din. Anong nangyari? They heard the voice. They believed that was the voice of God. Bakit? Bakit alam natin na, na tinanggap nila ang salita? Kasi sila'y nag-ayuno. They ask for forgiveness. Mga kapatid, kaya lang, yung propeta ng Diyos naman, ang, anong ginawa ng propeta? Nagdabog. Sabi ko na nga eh. Sabi ko na nga, ikaw ay slow to anger. You have long suffering. You are slow to anger. Sabi ko na nga, hindi mo papatayin yan eh. Ako tuloy napahiya. Amen. Kaya tayo, mga kapatid, kung merong bagong buhay dahil sa pananalita natin, dahil sa conviction, sa rebuke, because as many as I love, I rebuke and chasten. Amen. Kaya kung isabihin ni Pastor, kung ikaw ay nasasaktan sa sinasabi ng mga ngaral, nakikita mo ang aklat ng buhay mo. Ipinakikita ng Diyos kung sino ka. Na ikaw ay may kakulangan pa. Magdalian mo. Because time shall be no more. Hallelujah. Yun ang panahon. Even sa Old Testament, napakaraming types of shadows. But remember, salamat tayo. Nabanggit kanina si Ahasuerus. Si Esther, ito'y binanggit ng propeta. Nagkaroon ang piyesta na 140 days si King Ahasuerus. Ipinapakita niya kung gaano kaganda ang kanyang kaharian. Even supernatural. And on the last day, on the seventh day, mga kapatid, pinadala niya yung seven chamberlains kay Vashti. It's a type. Anong sabi ni Vashti? Sabi niya, sabi ng seven chamberlains, pinatatawag ka na, ipipresenta ka na, na ikaw ay reyna. Ang sabi ni Vashti, ano ka, nagkakaroon kami ng piyesta rin dito ng lahat ng babae. Sabi niya, these are Pentecostals. Na-receive nila the restoration of the gifts. Ipinakita ng Diyos ang mga supernatural. Ipinakita ng Diyos ang kakayanan o yung attributes niya. Sabi niya, Vashti should have been the queen. But she rejected the call. She rejected the voice. And who were the voice? The seven chamberlains in the last days. Mga kapatid, sabi ng propeta, those are the mystery cloud. Nung binilang niya pito, inirelate niya yung isang panaginip. A mountain na tinangkap ang tuktok at nakita niya isang maputing bato na walang nakasulat. And sabi, that seven, in these last days, sabi niya, these are seven spirits. Seven heavenly angels that went to the stars. Why? To call out a bride. Pero tinanggihan ni Vashti, tinanggihan ang Pentecostals. Huwag nating tanggihan ang lahat ng nakasulat, ang lahat ng mensahe, mga kapatid. We should go on. Walk under the light. Salamat sa Panginoon dahil nandito ka. Dahil ikaw ay tinawag, patunayan mo. Patunayan natin na we are the expression that before was hidden in Christ. Na ngayon ay lantad na. This, we must recognize the voice of reconciliation. There is a voice of division. There is the voice of separation.
Amen. But we must listen to a voice. You must recognize a voice of reconciliation. Upang sa ganon, ikaw at ako, meron man tayong konting diferensya sa doktrina, as long as we believe that we have one heart. Hallelujah. We can reconcile. Unity of the Spirit first. Paano tayo magkaisa kung ayaw, kung itatakwil mo ako? Paano tayo magkaisa kung hindi mo ako pakinggan at hindi kita pakinggan? Ang sabi ko nga, to be united in the Spirit, pikapi lang yan. Amen. Hindi natin pinag-usap, dinidebate ang salita ng Panginoon. Magkape tayo na magkape, magkakaisa tayo na Espiritu. Maganda na kayo ng kape. Yan po a wisdom. Wisdom how to have one spirit. Developing closer relationship. Maglapit na kaibigan para pag tayo nag-share ng word, palagi tayong nagyayakapan. Kahit na magkaiba tayo, because one day, yung sinasabing uniting time will come. At nagsisimula na, mga kapatid. Actually, even sa Manila, nagsisimula na. Nakikita natin, mga kapatid, yung mga hindi nag-uusap, yung mga grupong ito, nagkakaisa. Maging dito man. Hallelujah! Why? Because tayo ay ini-express na ng Panginoon. But before a whole congregation magkaisa, kailangan ang mga ministro magkaisa. Dahil kung hindi, maging ang kongregasyon natin, kung ano naririnig ng kongregasyon, magiging sila yun. Ay, huwag tayong makikwandaw doon. Kasi maganda. Mga kapatid, para sa atin, ihayag natin ang salita ng Panginoon. Ihayag natin ang salita ng Panginoon sa ating kongregasyon upang sila ay lumago. Hindi upang maging kakampi natin sila. Amen. Because that spirit of division, it's a spirit of the devil. Giling mo ang iyong tenga. Alam mo ba, si ganito, ay naku, wala yan. Hanggang mamaya, pupunta na sa iyo yun. Oh, kampi na tayo ah. Mamaya, kampihan na. Hanggang mamaya, masama ka na. Hindi ba? In the past, hindi ba nangyayari? Pero salamat sa Panginoon. Amen. Dahil yung mga galit. Ay, hindi ako yun ah. Ay nagkakabati na. Hallelujah! So, tignan natin, beware. Mag-ingat tayo dahil even in the message circles, there are various voices. Maraming mga tinig. Pero ang nais na makita ng Diyos, iisang tinig tayo. Hallelujah! Ulitin ko, mga kapatid, tayong lahat, naniniwala ko, pinili tayo ng Diyos. Tayong mga ministro, mga kapatid, ay itinatag tayo sa isang lokal na iglesia upang sila ay palaguin, upang sila ay magkaroon ng pagmamahal sa bawat isa, climbing the ladder of the state of a perfect man. Hallelujah! But it must start with us. Dahil tayong mga manggagawa ang expression ni Kristo na dapat nilang tularan. Hallelujah. Kaya natutuwa ako, hindi na ako,
Hindi na ako nagtatago. Ay, nandyan yung kwan. Delikado. Delikado. Amen. Salamat sa Panginoon. Nakita ko kayong lahat. Alam nyo, mahal mo ako. Mahal nyo ako. Amen. So, ulitin ko, mga kapatid, napakainam. Because Jesus Christ came, the first sa ating panahon, dumating siya nung binuksan niya ang isa-isa ang mga selyo. Binuksan niya ang aklat. It's just a piece of paper. Nalaman natin, four horse riders, religious power, political power, economic power, pandemics. Alam natin yan. Sinasabi ng Diyos na yan ay makakasagabal sa paglago natin patungo sa tuktok. Alam natin. Pero kung ito'y mananatili sa kaisipan lamang, yan din ang makakasagabal sa atin. Amen. It must not remain a knowledge. Sabi ko niya, hindi lang it must not remain as a piece of paper na binabasa natin. Hindi ko inano, maganda rin yun. Magandang magbasa tayo lahat. If it remains in a piece of paper at binabasa lang natin, hanggat hindi nag-word made flesh yan, wala pa rin kabuluhan. Not only a piece of paper, not only the volume of the tapes, pero anong sabi ni Apostol Pablo? Nali lang. Hindi namin kailangan sa iyo, 2 Corinthians 3 verse 1 to 3, hindi namin kailangan yung certificate. We don't need that, yung plaque. Sabi niya, you are our written epistle. Hallelujah. Yan ang certificate niya upang si Pablo ay magagalak dahil ang kanyang ministry ay hindi nawalan ng kabuluhan. Kayo ay mga sulat na tinitignan at binabasa ng tao. Kung ang tao ay ayaw magbasa ng Biblia, mahirap kasi Genesis 1, napakarayo. Hindi mo maintindihan. Hayaan mo na ang tao na hindi nagbabasa ng Biblia, basahin ang buhay mo. Mas madaling basahin ang buhay mo kaysa mahaba. Hallelujah. Ikaw, sabi, you are manifestly declared the epistle of Christ. Not written with ink. Hindi sinulat sa tinta, kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Hindi sa tapyas ng bato, kundi sa tapyas ng puso. Hallelujah! Ulit ko, darating sa atin ginawa, the fullness of revelation of Jesus Christ. Jesus Christ has already come in the fullness of the revelation of Himself. Pero sabi na kita, dumating na rin sa anyo ng nobya. Hallelujah! Without the revelation of the Word, hindi darating ang baptism of the Holy Ghost. Sabi ng propeta, walang baptism of the Holy Ghost without the capstone message. What is the capstone message? Charity. Love one another. Love your enemies. We can be united by love. Because love conquers all. Hallelujah. Just recognize the voice of reconciliation. Do not listen to the voice of division. Because that is not of God, that is of the devil. Hallelujah. It must be written. It must be written in the heart of the believer. It's not in the mind of the believer. There are two kinds of understanding. Dalawa na unawaan mo. Naunawaan ng Kristiyano. Ginagawa niya. Dahil naunawaan niya, gagawin niya. Pero, kunting problema lamang.
hindi na siya gagawa. Because it was not written in the heart. Hindi ba marami? History repeats itself. Ano sabi ni Solomon? Ang mga mangyayari ay nangyari na. At ang mga nangyari na ay mangyayari pa rin. Because there is no new thing under the sun. Ipinapakita sa atin ng Diyos ang Old Testament upang makita natin kung saan sila nagkamali. Ipinapakita ng Diyos kung saan sila gumawa ng mabuti upang sila ay tularan sa isang magagandang ginawa ng Diyos sa buhay nila. At may isa na ginawa na pagsalansang, because kung sila ay nagsalansang, pinaparusahan sila ng Diyos. Ayaw nating maparusahan ng Diyos. Mga kapatid, ang nais natin ay makamtan natin ang mga mabubuting bagay sa Diyos. Pero, kailangan mo rin eh. It's not penalty. It's not punishment. But trials in life. Mas mataas ang pagtawag sa iyo ng Diyos. Mas mataas ang pagsubok. The greater your ministry is, the wider your ministry, the greater the gift you have. Mga kapatid, the greater the measure of your faith, the greater is the trial. Kaya, ang sabi nga nila, pastoring is a thankless job. Mas maganda nga na po. Tama? Pero wala kang magagawa. If God called you, if God elected you, if God anointed you, if God sent you will be sent. Hindi ka pwedeng tumanggi. Si Brother Branham, nabanggit kanina. Hindi ba? Kung sinabi ng Diyos kay Jeremiah, wala ka pa, nasa tiyan ka pa lamang, ikaw ay pinagbingbanal ko, susuguin kita. Before the foundation of the world, alam ng Diyos na si Brother Branham ang kanyang tinig sa huling panahon. And we recognize the voice. The voice of reconciliation. The voice leading us into the higher realm. Mga kapatid, kaya maraming salamat. So, kung tayo man ngayon ay merong mga konti-konting pagkakaiba, set aside. Pero hindi nagagawalong set aside, hindi natin pag-uusapan. Build very close relationship. Sabi ko nga kape-kape, ang sabi ko mga kapatid, pwede bang madalaw yung mga pastor doon, nagpapaalam ako. Upang sa ganun, makita ko, anong pwedeng gawin? Kung hindi natin kay Espiritu, anong dapat natin gawin? Kape-kape lang. Hallelujah. Yun ang ginagawa, mga kapatid. Pwede ba tayong magkape? Coffee meeting. Just so ma-develop ang closeness natin. And then kahit na mag-sharing tayo, hindi tayo magde-debate, sharing of the word, one day, we will be coming into the unity of the faith. Hallelujah. But we must be one in the Spirit. That is the spirit of reconciliation. Mga kapatid. Dahil ang nais ng Diyos, yung theme natin, the uniting time, ay matutupad sa ating panahon. Maybe tomorrow will be the rapture. Hallelujah! Kaya simulan na natin. Galit ako sa'yo? Mawala ako ng galit. Galit ka sa akin? Alisin ko yung galit. Magsama tayo. Hallelujah! Kaya nga ako'y natutuwa nung sinabi ni Pastor, maraming pupunta. Hallelujah. Saan? Galing sa Jensan, sa Rangani, sa kung saan-saan, mula sa Butuan, sa kung saan. Sabi ko, praise the Lord. Kasi, pasensya na kayo kagabi. Kasi hindi pa tapos service ay umakyat na si Pastor Manny. 48 hours, wala po kami tulog. Kaya hirap na hirap, katip, kasi mabuti na lang, napakaganda ng mensahe kagabi. Sabi ko, ginising mo ako sa pamagitan ng mensahe mo.
Sabi ko kay Brother Itok, praise the Lord, I feel drowsy. I feel sleepy. But thank you for your message. It made me wake up. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Many voices. One is voice of unity. Hallelujah. Mga kapatid, hali kayo. Sino ka man? Ano may awit? So katulad ng sabi ni Apostol Pablo, tayo na yung sulat. Tayo na yung expression of the once hidden mystery. Because ang revelation talaga ni Kristo ay tayo. Mystery of God revealed. Jesus Christ is the mystery of God revealed. When He was revealed, then here comes another mystery. A mystery out of the mystery. And when God created Adam, there is a mystery inside Adam. But at an appointed time, she was revealed. Hallelujah! In this end time, the mystery of Christ has already been revealed. How about the mystery of the invisible has already revealed? How about the mystery of Christ? Has it been revealed? I believe so. Because the mystery, ang hiwaga ni Kristo ay inaawat ako. Hallelujah! Nahayag na! Hallelujah! Yan ang nais ng Panginoon. Tignan po niyo, sa actual redemption, in an appointed time, God spoke through prophets. Hindi ba dumating after the Old Testament, pagdating na ng redemption, hindi ba una na kinausap ng Diyos ay propeta, si Elias? John the Baptist was a prophet. Because God, surely, ano yung pag sinabing surely, yun talaga. God will reveal His secrets unto His servants, the prophet. After Elijah, the prophet. The Son of Man. Pero, anong sabi ng banal na kasulatan? Nung si Apostol Pablo, hindi pa si Pablo, siya ay si Saul. Nung siya ay very zealous. Siya ay nasa ilalim ng kautusan at ginaganap niya ng buong puso ang kanyang gampanin. When he was about to go to Damascus para i-persecute ang mga Kristiyano, sinalubong siya ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay nabulag, hindi niya makita. Dahil a bright light. Sabi niya, sino ba, sino ka ba, Panginoon? I am Jesus whom thou persecutest. It's hard to kick. Ano yung tatawag nun? It's hard to kick. It's the prick. Okay. Napakahirap na mahirap ang umuupos o nire-reject, nagre-reject sa tinig ng Diyos. Anong nangyari sa kanya? Siya'y nabulag. Pero, he recognized the voice. Bakit? Ang sabi niya, Panginoon! Pwede niyang sabihin, mga kapatid, o sandali lang, sino ba? Baka plus light yan. Yung nabibili ngayon na 7 kilometers pwedeng abutin. Nakakabulag yun. O di kaya, baka naman bumaba yung buwan. Pero, he recognized, who are thou, Lord? Hindi niya sasabihin, Lord, capital L. Naniguro lang, siya nga talaga, I'm Jesus. Anong ginawa ng Panginoon? Dinala siya at pinangaralan niya. Sabi niya, I was in the desert of Arabia for 3 years. Paano?
pinangaralan ng Diyos. The prophet spoke about redemption through the prophet Paul. Ano sabi ng propeta, mga kapatid? The apostle, si Apostol Pablo, ay propeta rin. Why? Because he opened the mystery of Christ, the foundational stone. Kailangan mangaral o magsalita ang Diyos sa pagitan ng bibig ng mga propeta. Elijah, prophet. The Son of Man, prophet. Apostle Paul, prophet. But Smyrna up to Philadelphia, up to the Pentecostal age, there is no prophet. Because sila ay nagsalita lamang quotation ni Apostol Pablo. Quotation ni Pedro. There is no mystery because it was already open. The foundational stone, which is Christ Jesus crucified. He is the mystery stone. Kung mystery yan, kailangan propetang maghayag. Pagdating natin on the seventh prophet of the first, 2 to 6, there's no prophet. These are reformers, sabi ni Brother Benham. But it must have a prophet. God will send a prophet because it's not only the Christ crucified. It is the coming of the headstone. Who is he? Jesus Christ. Hallelujah. Kailangan ng isang propeta, and we recognize the voice of the prophet because that is the voice of God. Hallelujah. Elijah, oh, calling out ministry. Moses, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. And we came out. Remember, they are foolish and they are wise. Now, we will show the expression of Christ para makita we are the wise virgins. Hallelujah. Dumating ang isang propeta. Ang sabi nila, mga kapatid, even yung mga ibang nagsalita, even in the denominational world, ano sabi nila, mga kapatid? Walang tutumbas sa ministry ni William Branham. Even Moses, even Elijah. Hallelujah. Dahil ang propetang pinadala ng Diyos ay mayroong apat na ministries na ginampanan. One, he was the seventh messenger of the age. Pangpitong mensahero ng kapanahong ito. Moses' ministry, calling out. Kaya binabanggit din niya, kapatid, kinote niya ito. Hallelujah. Revelation 18:4, come out of her, my people, that ye may not partake of her sins and receive of her plagues. Sino salita? Revelation, isinulat ni Juan, pero binigkas ni William Branham. We came out dahil ang denomination, mga kapatid, they rejected the word. They did not hearken unto the voice of the Lord because they rejected the original voice. Hallelujah. Kaya ngayon, anong pagkakaiba doon sa first Exodus? Mga kapatid, kung pastor ang na-convert, buong congregation convert. Tama? Pero nang sabi ng banal na kasulatan sa Joshua 5:6, when he was about to circumcise yung mga tutuli niya, yung mga hindi natuli doon sa ilang. Why? Because, sabi niya, because the men of war has the Bible. Nakikipag-ispadahan. Nakikipag-dibatehan. Those are the men of war who rejected the voice. Because they did not hearken unto the voice of the Lord. They died in the wilderness. Namatay sila sa ilang kasi tinanggihan nila ang tinig ng Diyos sa ilang. At ang tinig ng Diyos sa ilang ay si Moses na isang propeta. Hallelujah. Tingnan mo, mga kapatid. Moses,
And then the Son of Man, a prophet revealing the prophet. Isang propeta na inihahayag niya ang the Son of Man ministry. Hindi yung nakapako sa krus. Alalahanin mo, nung dumating ang ating Panginoon Jesucristo, ipinako siya sa krus. Dumating siya, ipinako ulit sa krus. That is Hebrews 6. For it is impossible for them who were once enlightened, who were partakers of the Holy Ghost, who received the gift, if they shall fall away, to redeem them is not anymore possible. Because they seeing for themselves, they crucify to themselves the Son of God afresh and putting him into open shame. Why? The Son of Man has already come in a prophet, but they rejected the prophet. They rejected the prophet. Mga kapatid, how do you reject the prophet? How can man reject the prophet? Reject his voice. Mga kapatid, kaya naniniwala tayo na ang salita ng Panginoon nung siya'y dumating in 1963 with a wig, sabi ng propeta, showing supreme authority and supreme judge because he will judge the world. Gugunawin ang Diyos, sisirain ang Diyos, o di kaya papatayin ang Diyos ang lahat ng may hininga. Lahat ng may hininga. But before judgment, ang sabi ng prophet, before judgment, there is a warning. Unite! Unite with His word or else! Bakit ko binabanggit yung unite? Because we must recognize the voice of unity. It's not the unity that the world can give. Love one another. Do not speak the word. Because doctrines divide. Yan ang pain ni Satanas. Pero sa atin, we love one another because if we have the revelation, we must preach the revelation. Amen. Hallelujah! That is love. That is charity. Kahit galit ka sa akin, kung pinagyan ako ng Panginoon ng revelation, I must share it to you. Kahit galit ka sa akin, kasi responsibilidad ko, it is my obligation to share a revelation that comes from God. Obligasyon natin lahat dyan. It is not the right, it is a responsibility. It is responsibilidad na kailangan ihayag. Hallelujah. After the Son of Man, apostle prophets. This is the pattern. Surely God will do nothing except revealing His secrets unto His servants. Kaya mga kapatid, meron tayong mga kinikilala. Hindi lang, actually, si Brother Manny, okay. Si Brother Manny ay nagbabasa ako ng quotations. Napakarami kong quotations lamang mga kapatid. Punong-puno yung aking computer. Lahat ng doktrina ng propeta, whether parang kumukontra sa unawa ko o hindi. Because kung kumukontra sa unawa ko, one day ire-reconcile ng Diyos sa akin 'yan. Habang nagbabasa ako, pinupost ko sa aking computer. Napakarami habang nagbabasa ako because one day, kailangan ko yan. Kung bubuksan ng Diyos ang salita ng Panginoon through the verses of the Bible, I can just go to that quotation upang may maunawaan ko because sometimes the Bible is also a mystery. Isang higwa, hindi ko maintindihan. So I have to go back to the quotation dahil siya ang magpapaunawa sa akin. Kung medyo hindi ko naintindihan ang quotation at merong talata sa Biblia, I can go back to the Bible.
So, eh, kukuan ko na lamang. So we look back. Nung dumating na ang prophet, I'm sorry, dumating na ang wig or the mystery cloud. Diba sabi niya kanina, nung nakita ng ating, ng propeta, yung mystery cloud, binilang lang niya pero hindi niya makita ang mukha ni Kristo. Because he was looking at the wrong angle. Kaya sabi ng anghel sa kanya, turn it to the right angle. And there, nakita niya si Jesucristo, supreme authority na may wig. Because it's time for the world to be cleansed. It's time for judgment. But before judgment, i-raise up tayo, pupunta tayo sa alapaap dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo kasali. But, kailangan, mga kapatid, yung uniting time. And I believe, nagsimula na, hindi lamang ngayon, itong mga nakaraang panahon, nakikita ko nagsisimula na. Upang sa ganon, mga kapatid, yung kulang mo na meron ako, ibibigay ko sa iyo. Yung kulang ko na meron ka, ibibigay mo sa akin upang 100% ka, 100% ako, dahil ayaw ng Diyos na kulang ka. That is the essence of unity. Magtulungan tayong mapuno. Kung anong sukat ang ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, kailangan punuin mo yan. Kung anong sukat ang ipinagkaloob sa Panginoon ng Panginoon, kailangan punuin ko yan. Pwedeng maliit lang na baso ka. Pwedeng isang drum ako. Kung hindi puno sa akin, kung kalahati lang sa drum, mas pipiliin ka ng Diyos. Kahit isang baso ka lang, kung ito ay napuno na ayon sa kakayanan mo, ayon sa sukat na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, purihin ang Panginoon, bahagi ka. Hallelujah! Pero kung ipinagkaloob sa isang tao ay isang malaking ministry, pero hindi niya masyadong ginagawa, mga kapatid, pwedeng maiwan. Bakit marami mang pinili? Hindi ba si Judas pinili? Siya pinakamalapit. Pinakamalapit siya, tresurero. Pero hindi nakita ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, at ito'y magbabasa ako, 1 Corinthians 13, verse 8, pababa. O, 9. Sabi ni Apostol Pablo, for we know in part. I know in part. Kaya lang, dahil yung kakakulangan ko ay pinupunuan mo, I will be known as perfect. Then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child. Child. Pag sinabing child, at least we are the child of God. How can you? Paano natin masasabi na tayo mga anak ng Diyos? Lumalago tayo into maturity. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, but when I became a man, that is maturity. I put away childish things because I am a man. For now we see through a glass darkly. What is that glass or mirror? It's the mirror of the word. It's the mirror of the end time message. We see through the glass darkly, but then, in the future time, face to face,
Di ba, palaging nababanggit, Mama, that's me. Ang nakikita lang niya kasi, yung dalawang mata. Yung kanilang mirror ay ganyan na kalaki. Okay. Now I know in part. But then, I shall know even as I am also known. But then shall I know. What is your knowledge? What do you know? As also I am known, because I am the mystery. I am the expression hidden before, that I was seen before the foundation of the world, that I should be holy and without blame before Him in love. Hindi ko pa alam dati, kasi kulang pa sa aking kalaman. Pero ngayon, nakikilala ko na ang aking sarili katulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Na kung paano ang ating Panginoon Jesucristo was crucified, slain before the foundation of the world, in the mind, in the thought of God. One day, yung manifestation na nakita ng Diyos before the foundation of the world, one day before the rapture, mahahayag sa'yo, ikaw pala yung nakita niya. Hallelujah. Then face to face. Hallelujah. But shall I know, even as I'm also known. This is the time of that voice. The voice of reconciliation and the voice of unity. Because the uniting time must be fulfilled. Kailangan natin. It is a testimony. Ito ay testimony ko lang. Hindi ko kilala si Pastor Jess. Hindi ko kilala yung grupo ng We're Overcomers. Pero is it a move of God na one day makilala ko siya? Makilala niyo ako? At naniniwala ako, mga kapatid, walang nagkataon lang sa Diyos. There is no coincidence in God. It's all God's under control. Because walang nagkataon sa Diyos, kids ng Diyos. Why? Because it is now the appointed time for unity. Unity in the faith. Para sabihin, sabi ni Apostol Pablo, nung sinabi niya yung fivefold ministry, that is to perfect the saints, for the perfecting of the saints. Banal ka na. Sinasakdal ka pa. Pero paano ka makakatulong? Kailangan i-equip ka kung anong gagawin mo. You have that potential, but potential remains a potential unless it is taught. It is developed. Like for example, ako'y walang hiya. Kahit sinong tao, nakakausap ko, pero wala akong kakayanan. Hindi ko alam masalita ng Diyos. But I have the potential of an evangelist. Kailangan ma-develop yan, mga kapatid. Para ano? For the perfecting of the church. For the work of the ministry. Dahil, mga kapatid, tayo'y nagtutulungan. Ito ay quotation na rinig ko. yung orasan. There are thousands, more than 1,000 pieces, small pieces. Alisin mo yung isa. Hindi mo mapapansin, aba, late na ng 1 second. Late na ng 2 seconds. Hanggang isang taon, late na ng 30 minutes. Why? Because it was not functioning well because kulang siya ng isa. Kaya kung ikaw yung isa, magmadali ka upang ilagay ka na doon sa katawan ng ating Panginoon. Hallelujah. Ano yung sabi niya, mga kapatid? Speaking, okay? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for what?
for the edifying of the body. It's not to destroy the body, it's to edify the body. Hallelujah. Because the bride cannot persecute the bride. And the bride cannot persecute even the wicked ones. Because he cannot be the light if he persecutes. Hallelujah. Para isang araw. Isang araw for so that we can unite in the faith. Unite in the faith. Mga kapatid, yan ang layunin kung bakit lahat tayo ay tinuturuan ng Diyos. Kasi kasangkapan ka para pag-isahin ang katawan ng ating Panginoon. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Until matatapos ang fivefold ministry, until we come in the unity of the faith and of the knowledge, kalaman, knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the fullness of the stature of Christ. Pagka meron yan, sabi, hindi ka na pahapay-hapay pa sa iba't ibang doktrina. Dahil marami ang nagmamatsyag. Titignan ka lang saan ka mahina, diyan ka na papasukin. Kung mahina ka sa pera, papainan kita ng pera. Kung mahina ka sa sport, diyayayain kita, maglaro tayo ng maglaro. Kung saan ka mahina, yan sumisilip si Satanas. Hallelujah! Kaya magbantayan tayo. Mga kapatid, kung mahina ang kapatid mo, bantayan mo, baka singitan siya ni Satanas. Hallelujah. Ano pa, mga kapatid? Speaking, if you have the truth, you speak the truth in love. Ay, hindi nila alam to. Kailangan makipagdebate ako. Attend ako sa minister's meeting. Mali yan, mali yan. Ito, tama. Those situations are already past. Isang tabi na natin. Walang, pag tayo nag-iiskrimahan, lahat tayo sugatan. Pagdating sa bahay, magre-review tayo, hasain natin yung ating mga spoken word. Sa susunod, talagang masasaktan ka rin. Ito ang totoo. Sinabi ni Brother Branham, sinabi, anong sabi mo? Alam mo kung anong sasabihin mo? Basahin mo na lamang ako. Hallelujah. Yung mga kondisyong yan, dapat lumipas na. Because it's time for the unification of the bride. Hallelujah. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. I don't speak only to you, congregation. I speak to the ministers. Sabi ko noon, tapos na ang ministry ko sa Mindanao. Ayoko na. Pero pag sinasabi ko, this is true, from the bottom of the heart, pag sinasabi ko, ayoko na pumunta ng Mindanao, that is my plan. Pero kasasabi ko pa lang, mga kapatid, mangungusap ka agad ang Diyos. Somebody will call me, Pastor, punta ka rito. Anong sasabihin ni Pastor Manny? Kailan yan? Bili ng ticket, pupunta na si Pastor Manny. Why? Because that is my own plan. Anong sabi ng Diyos? I have a plan for you. Because my thoughts are higher than your thoughts. Hanggat kailangan ka ng Diyos, hindi ka makakatanggi. Hallelujah. Papaluin ka niya pag umayaw ka. That is right. That is the reality. Ang sabi ko, Panginoon, ito yung plano ko. 65 years old, titigil na ako. Total, meron na naman akong pwedeng i-ordain. Alam mo yung nangyari? Pinarusahan ako ng Diyos. Hindi ko na sasabihin ko, rusa. Ma-realize ko, hindi pa pala ako tapos. Sinasabi nila sa akin, walang retirement sa ministry.
walang resignation sa ministry. Ang retirement, pag namatay ka na sa laman, that is your retirement. Hallelujah. Sabi ko, hey, kukuya-kuya-kuya na lang. Sabi ko, nai-ordain ko na si Brother John na assistant church at assistant pastor dito sa Alaminos. Ni-ordain ko na si Brother Owen, assistant pastor doon. At si Brother ganito, ay, kukuya-kuya kayo, kuya-kuya na lang. Papahinga na ako. Plano ni Pastor Manny. Pero iba ang plano ng Diyos. Pag sinong sinabi ni Brother Malcolm, pupunta ko diyan. Ay, ganun ba? Ganun ba? Pwede bang hindi mawalan ng kabuluhan ang pagdating ko sa Manila? Oo, sige, magkaroon tayo ng joint fellowship ng Pangasinan. Why? Because I recognize him as my mentor and an elder. Hindi ako pwedeng tumanggi. That is a reality. Yan ang realidad. Umayaw ako, pero tinutulak pa rin ako ng Diyos. Kaya sabi ko, ang pagiging ministro ay a thankless job. Pero, mga kapatid, pag ikaw ay appointed of God, palagi kang filled with the Holy Ghost. Ano ba yung filled with the Holy Ghost? Pupunuin ka ba? Mula paa hanggang ulo. Acts 2, they were filled with the Holy Ghost. Again, Acts 4, they were filled with the Holy Ghost. Kailangan, pag ikaw ay lingkod ng Panginoon, anuman ginagawa mo sa ubasan ng Panginoon, palagi kang nakangiti. Kung hindi lang ako, di ba may ganun? Pagod na ako. Kung hindi lang nakakaya kay Pastor, hindi ako pupunta. No. If God calls you, kahit sobrang bigat yan, nakangiti ka pa rin. Dahil yan ay ang Diyos ang pinararangalan mo. E ano pa ba ang pinakamainam na parangal sa Diyos na matuloy ang pagdating ng ating Panginoon? Kailan siya darating kung tayo na ay nagkakaisa? Hanggat hindi pa tayo nagkakaisa at tayong lahat ay ng Diyos. Mga kapatid, kung hindi mo kaya na pagkaisahin, ako bilang maliit na ministro, kaya ko lang pagkaisahin ang napakaliit na grupo. Yung nilang maliit na grupo, but there is a ministry that can unite these groups into one group. Ako naniniwala dyan. Hallelujah. Kung si Pastor Manny lang, sige, joint fellowship tayo, baka dalawa lang pupunta. Pero ang sabi, joint fellowship tayo, kasi darating si Brother Malcolm, darating si Brother Itok. Sige, pupunta tayo lahat. There is a higher calling for reconciliation. Ako naniniwala dyan. Kaya, gusto ko nang tapusin. Hindi ko pa tatapusin. Pero sabi ni Pastor kanina, ay kahapon, gusto ko nang tapusin. Pero habang ako'y nagsasalita, parang ayaw kong tapusin. Tama, kasi yan ang tempo ng mga ministro. Kung ang salita ng Diyos ang pinag-uusapan, kung seven seals ang pinag-uusapan, when the seven seals ay binuksan ng Diyos at nagkakaroon na tayo ng sharing, mga kapatid, kahit alas dos, alas tres, madaling araw, hindi kantukin. Why? Because the word is being broken into a detailed piece. Posibleng narinig mo ang isang mensahe, pero ito'y malaki na kailangan pang pasabugin. Actually, napapasabog yan ng lokal na pastor sa isang iglesia. Saan siya kukuha? Doon sa naipahayag. Pero marami, mga kapatid, kaya nga sabi ko, nabanggit ko kay Brother Malcolm, alam nyo ba
Noong binasa ko yung isang mensahe ng isang kinikilala natin na apostol at propeta, isang mensahe lang niya, mga kapatid, nung ito'y break down ko sa aking church, ito ay naging 20 hours. Why? Dahil ito ay pinipira-piraso ko para maintindihan ng kongregasyon. Nagiging 11 sessions, mga kapatid. So, hindi lamang ang ating propeta ang aking binabasa. Sometimes I score yung mga mensahe ng mga kinikilala nating mga apostol propeta sa ating panahon. Kasi makakuha ka lang, mga kapatid, ng isang terminology o isang sentence mapapahaba mo ng isang oras. Hallelujah. Kaya kung hindi nyo man ako nakita na quote ng quote, actually, pag ministers meeting, puro quotation din ako. Dahil alam ko, hihingan nyo ako ng resibo. Kaya marami rin ako resibo. Pero kailangan yung resibo nakatanim na sa puso. If we preach, it is the message of the prophet. Kaya mga kapatid, hindi ako nangingimi na pumunta sa kanino man. Galit ka sa akin, pupuntahan kita. Upang yung spirito ay magkaisa. To influence. Actually, kung malakas ang spirito mo, pumunta ka dun sa kagalit mo. Dahil yung spirit of love, hanggang mamaya, isang handshake lang, mawawala lahat ng galit. That is what we should do. Karanasan natin ito. Ay, galit siya sa akin, di wag niya. Hindi ba? Minsan ganun dati. Okay. Pero, salamat sa Panginoon. Alam ko, nung dumating ako sa Mindanao, salamat sa Panginoon because God has molded me. Kung walang Mindanao, hindi ako ganito. Salamat sa inyong lahat na hinubog ako ng ating Panginoon upang maihayag ang expression, to express the hidden mystery before, but now, an expression of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, salamat sa mga pagsubok, salamat sa persecution. Blessed are thou when they persecute you for my name's sake. Ang sabi ng iba, praise the Lord, salamat, totoo yan, ako ngayon ay pinipersecute. Marami tayong mga kapastoran na bagong convert. Sabi niya, Pastor Manny, ay, maraming salamat. Kasi inuusig na ako ngayon. Natuwa pa. Hindi kailangang malungkot. Kasi mangyayari yan. Because it is a reality. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was that the Word was made flesh. A reality. Pero sabi ng propeta, hindi lamang siya. Pati doon, sa Revelation 19, and the Word was made flesh again. Why? Because in the mind of God is a plan of redemption. A redeemer. He cannot be a redeemer without a redeemed bride. Kaya pag pinag-uusapan ang redeemer, kaakibat niya ang redeemed. Walang leading man na walang leading lady. Hindi ba? There can be no redeemed without a redeemer. So in the mind of God before the foundation of the world, there is already a redeemer and a redeemed. That's why you are chosen before
the foundation of the world. Kaya lang, kailangan magsalaman, that thought, that plan, that redeemed bride must become a reality. And that reality is you and me. It's not anymore in the form of the thought. It's not anymore in the written form of piece of paper. It's not anymore because we are now the expression, the written epistle of Christ. A fullness of the expression of Christ. Kaya mga kapatid, ipagpaumanin niyo ang boses ko. Pero salamat sa Panginoon dahil kahit na ganito ang boses ko, ay binigyan pa rin ako ng Panginoon para matapos ko ito. Ulitin ko mga kapatid, ikaw ay nakita na ikaw ay banal, kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Pagdating ng rapture, makita mo ang sarili mo isang banal at kaaya-aya sa Panginoon. Because noon, I see myself darkly, but now face to face. And now I know, even as I am known before the foundation of the world. Kaya tayo, mga kapatid, hallelujah, that is recognizing the voice. We must recognize the voice of unity. First is the unity in the Spirit. Madali na lang. Kung ang unity in the Spirit will take time, the unity in the faith will be a little portion only. Maliit na bahagi na yan. Madali na lang tayo. Okay. So, salamat sa mga taga Jensan, taga Sarangani, taga Agusan. Ano yung sabi mo, Pastor? Ay, Sir Manny, hindi darating yan. Si Pastor Rufing, maraming salamat dahil si Pastor Rufing ay taon-taon ay nagbibigay po siya ng invitation. Pero sabi ko, pupunta ko dyan, padalhan mo ng ticket. Tumawa siya. Amen. Ikaw na. Okay, so maraming salamat. I'm sorry, Brother Rufino, I love you very much. Mahal ko kayong lahat. At nawa isang araw, yung pagmamahal, the charity, the unconditional love, the headstone coming down, ay darating sa atin. Meron bang awitin na headstone coming down? Parang may narinig ako. Okay, so umawit tayo. Katulad ng iba, gusto ko rin paunahan kayo ng isang awitin. Parang may third Exodus eh. So tayong lahat ay tumayo at umawit. Show that I'm a person.
that this world isn't worthy of. Hallelujah. Lord, hallelujah. We are the persons, Father, that this world is not worthy of. Because we are not worthy, we are from heaven. Lord, kami ay nasa langit. We are seated together with Christ in heavenly places. Lord, alam po namin, Panginoon, meron pa kaming mga pagkukulang sa iyo. But Lord, you don't see the weakness. But you see the good things in us. Hallelujah. At Lord, hindi man ito malalim na doktrina. Pero Lord, ang pinakamalalim na doktrina ay ang pag-ibig na walang kapalit. Kaya sa oras na ito, Lord God, kung meron pang nararamdaman ng puso na hindi kaaya-aya, Lord God, we pray, Father God, alisin mo ito, Panginoon, dahil ito'y magiging sagabal, Panginoon, sa aming pagkakaisa. Tulungan mo kami, Panginoon, that we meet your expectation. And also, we are expecting something, Father, to live the life that we will be crucified. And yet, you live in us. It's not what, but it's how. To live in us is to manifest I in you and you in me. A manifestation of the attributes. Kaya Lord, maraming salamat maging sa pagdating, Panginoon, ng iba't ibang ministro sa bawat lugar, Panginoon, from as far back as New Zealand and Indonesia, and from even from Cavite, Father God, and every portion of Mindanao, maraming salamat, Panginoon, na pagkatapos nito, Panginoon Diyos, it's time to fellowship, to informal sharing. It's time to sip coffee with each other, Lord God. To embrace one another. A sign of love. Hallelujah. Yeah, Lord, iniisip po namin. Kaya-kaya namin. Minsan imposible sa amin, pero wala kang hindi imposible sa iyo, Panginoon. Dahil ang pag-ibig na nasa amin, hindi pag-ibig namin, kundi pag-ibig mo, Diyos. Move. Just like the preaching this morning, that your spirit moved upon the face of the deep. In restoration. Not only restoration of truth, but restoration of the agape love. Maraming salamat po, Panginoon. Hayaan mo na kami, Panginoon,
ay muling magkatagpo, hindi man dito, Panginoon. Kung hindi man sa rapture, Lord, any other place, Father God, hindi namin ipagdadamot ang aming mga sarili dahil kaming lahat ay bahagi ng pagpapalakas. Dahil sabi ni Apostol Pablo, in whom the whole body fitly joined together, and compacted by that which every joint supplieth. Hallelujah! Ayon sa bahagi, ayon sa sukat na ipinagkaloob mo, and compacted by that which every man supply, every joint supplieth according to the effectual working of every part, in a measure of every part, compacted by that which we realize, and that is love. Because love conquers all. And we grow into the image of the only one, even Christ. Maraming salamat po, Panginoon. Alisin mo sa amin ang hindi karapat-dapat. Alisin mo sa amin sa aming puso, Panginoon. This is our prayer. Hallelujah! Nalisin mo ang hindi karapat-dapat sa aming mga puso, Lord, upang matuloy na creation is groaning. We are groaning, waiting for the manifestation of your sons. Lord, ang amin na lamang, Panginoon, na encouragement and inspiration, Lord, that there is one, a building not made with hands, and but eternal in heavens. And that if we are groaning right now, one day, this groaning will vanish. Hallelujah. Kaya Lord, panalangin namin. Lord God, bring all of us into the expression of the light. Let there be light. We are the light of the world. A man shall not light a candle and put it under the bushel, but put it under the table. If we are the light, Father, let us be on top of the table, that they may see, those who are blind, to see the light. Hayaan mo, Panginoon, na kami na nahahayag na liwanag, ipakita ang liwanag na ito sa mga nadidiliman pa, Panginoon. We are not that light. We are only a reflection of your own light. May they see that reflection. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, pagkatapos ng 3-day ministry na ito, ang lahat ng mga anak mo ay magyakapan ng tunay na yakap ng pag-ibig. It's not hypocrisy. It's not civilly, but a real embrace of love. Hallelujah! Totoo nga, Panginoon. Alam namin malapit na ang pag-agaw. And this we pray, move into the heart of men, that they may see your light. Lord, hindi katulad, Panginoon Diyos, nang dumating ang liwanag. He was the light, and He is the life. And the life was the light of all men. I pray that life, we have that life. And the light shine into darkness, so that they may see clearly. But darkness comprehended it not. But Lord, salamat na hindi namin napagtanto
o napantagto namin ang liwanag. Salamat at nakita namin ang liwanag ng iyong salita. We thank you for we recognize the voice of the prophet that you speak. Hallelujah. Kaya kami narito. We are being united by your word. Climbing to the ladder of the stature of a perfect man. Dahil sinabi ng iyong propeta, Panginoon, that the way to go up is to go down. Because you have a promise, Father, that if we hearken unto your words, you will make us the head and not the tail. We will raise us up. You will raise us up and not bringing me down. Bring us down. And that is your promise. But there is a condition, Lord. If we hearken unto the voice and recognize the voice in this hour, they will glorify you by being, by seeing us as your light. We thank you, Father, for raising us up, for glorifying us in the midst of the people. Because in raising us up, in your glorifying in our life, you are being glorified. Yes, Lord, truly, this is a Son of God. Truly, your word is reality. Truly, your Bible is truth. Truly, your word is now being manifested in the flesh. And you're being glorified through us. Thank you, Lord God. Thank you for the revelation. And that revelation is your bride. Hallelujah. Because the revelation, because a mystery is a hidden truth that it should be revealed, that that hidden truth is your bride. Hallelujah. That hidden truth is being manifested. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, ulitin po namin. This is our prayer. That we can embrace each other with a condition of love. Love that comes from man, it comes from you. A love that is unconditional. Pag-ibig na walang kapalit. Because we can decide to love the lovable. This is what we are praying for. Because only love can unite us. Because that is the capstone. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hindi man doktrina ng aming pinag-usapan. Hindi man malalalim na bagay. It's as simple as the unconditional love. Dahil malaman man namin ang pinakamalalalim na bagay. Malaman namin ang mga hiwaga. Sabi ni Apostol Pablo, kung wala kaming pag-ibig, para lang kaming trompeta na umalingaw-ngaw. Para lang kaming batingaw. Na malingaw-ngaw, na walang patutunguhan. Subalit, Lord, hayaan mo na basahin kami ng mga tao. Hindi man kami marunong magsalita. Kung kami ay mabasa at makita nila ang liwanag sa buhay ng bawat isa, hindi na kailangan pa na magsalita kami. They will come. Because they already saw the light. Kahit na, Lord, wala kaming gifts. The gifts of teaching. The gifts of preaching. Katulad ng Samaritan woman. She went to the city. Ibinaba niya ang kanyang banga. Na puno ng tubig. Tubig ng physical na buhay. And yet, ibinaba niya kasi convicted siya.
she, Lord, testified, I have seen the Messiah. Come, see for yourselves. Hallelujah. The people around, ng mga tao sa paligid, sana makita nila ang little Messiahs, Father. The little Christs sharing the word, sharing love. But to share love is to share the word. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat na bagamat lahat po kami ay pagod, subalit kami ay lumalakas. Habang iyong salita ay nahahayag, nawawala kami, Panginoon, nawawala ang aming mga problema, nawawala ang aming mga kapaguran. Ang dumarating ay ang pag-ibig mo, Panginoon. At nawang pag-ibig na yan ay dumako sa puso ng bawat isa. Hallelujah! Mahal mo kami. And Lord, pwede kong sabihin sa kanila, mahal ko kayong lahat. Hindi mo man ako mahal, minamahal pa rin kita. And that is the true love. The unconditional love. Dahil ang utos mo, love even your enemies. But Lord, we don't have enemies. Our enemies are the principalities in the air. Satan is our enemy. That's why we cast out Satan. Maraming salamat po muli, Panginoon. Yakapin mo kami ng tunay na pagmamahal. Salamat po itong aming panalangin sa iyo. Pagsusumamo sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi na. Amen. Praise the Lord. Sige ko na po sa ating MC. Pakitanggal mo na. Hallelujah. Amen. Pinita mang lingkod, Megson. Hallelujah. Amen. Salamat sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Watay laing tinguha, Megson, no? Kung ikaw pulong, ako pulong, kitang tanan pulong, dili pidi, Megson, nga dita pidi mag-usa. Amen. Kagikan lamang ta sa usa. Hallelujah. Amen. Ka butang nga diin kitang tanan gikan mao gayud gihapon ang pulong. So dalay ko ng Dios walay katapusan. Salamat sa Ginoo bisan pa niini nga ka hapunon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Katong ating uha, Megson, no? Praise the Lord. Amen. Nga diin mabot ang panahon, Megson, no? Nga kay kanunay nako gina-share kanunay, Megson, sa tumo kaigsoonan nga mga I always share this to every ministers that I going to talk and to fellowship. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. That, amen, the time of reconciliation, amen, hallelujah, all the circumstances are being permitted by God to have this kind of misunderstanding. Hallelujah. Because God wants us to, gusto niya Megson, ipakita niya ang atong character in every circumstances. Amen. Hallelujah. Amen. God wanted us to show, what are you going to do? Amen. Hallelujah. Amen. Because God is developing our circumstances through trials and rejections. Amen. Hallelujah. That's why, amen, walay mga aksidente sa tubangan sa sumayon ka nga. Ngano'ng gitugutan man sa Dios? Ngano'ng ingani man ang naitabo? Ngano'ng ingani man? Hallelujah. Amen. Sa tanang mga butang, God still in control. Amen. Gusto lang niya makisa, Megson, nga adun unsang klase nga kinaiya ang mugawas kanimo sa panahon nga adunay mga circumstances. Hallelujah. Amen. Because as our brother said ganina, Megson, hallelujah. Amen. More than everything else, hallelujah, God is looking for a character. Amen. Praise the Lord. Muna nga, maabot ang third pole kanimo. Isang maabot imong ang third pole kanimo, Megson, wala pa ka sa maayong karakter. Bisag unsa imong ilitok, mahitabo. That's why, Megson, no, muna nga, ginamold ta, Megson, kanunay. Hallelujah. Amen. Sa itong panahon karon. Amen. Praise the Lord. So,
magapadayon ta maigsoon tungod kay amen. Hallelujah. Walay tawo nga nagtudlo kada to nini kundi kitang tanan nagalihok lamang sumala sa programa sa Dios. Amen. Salamat sa Ginoo nini nga ka punon maigsoon. Hallelujah. Amen. Temporaryo na usab nato nga pag putlon ang ato ang buluhaton. Amen. And once again, we are going to have another speaker tonight, one speaker only. Amen. Kay amo na tong kada gabi isa lang ka speaker maigsoon to give time also for everybody to rest. Amen. Kay last na nato maigsoon karon nga gabi and tomorrow mahuman ta maigsoon another two speaker once again. Hallelujah. Amen. We will ask Brother Malcolm tomorrow once again. Amen, as speaker. But in the morning, we will ask Brother, amen, Pastor Sammy Durano also to minister unto us. Hallelujah, praise the Lord. Oga, pagka last megson, before ta mag-last megson, another speaker is Brother Malcolm. Amen, he will speak also to us tonight and tomorrow. So, amen, ang Dios magapanalangin ka na to. Manindog ng tanan, megson. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Sing the song, I Know I Am the Bride. I know I am the bride that you're returning for. Dress and garments white and wrinkle-free. I have the worldly love that I am holy to. Again. Thank you sa Mingson, Pastor James. Amen. Aba si Pastor James Durano. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mingson. Amen. To lead us the temporary closing prayer and also to pray for the food. Amen. Hallelujah. Pastor James. Okay, let us pray. Lord God, salamat sa napod ka pribilyo ang gihatag mo ka na mulugan nalo sa mga mensahe. Lord God, kadasi ka na masumbatik sa Lord, hallelujah. Lord, hallelujah, nga maabot kami, Lord, hallelujah, sa fullness of blue God, hallelujah, sa the perfect man. Lord, salamatan ang mga sa nga ikamit na mo karong adlawa, Lord, hallelujah. Lord, bisan pa karoon, hallelujah, Lord God, hallelujah, sa timpulari ng pagtapos, ikaw mga panangis mo, tapos sa kanam mo, Lord, hallelujah. Lord, bisan pa sa mga pagkaon, nga dalit ka, Lord, hallelujah, ikaw mga panlangin, Lord, hallelujah. Bilmong ko sa mga panlangis mo, tapos sa kanam mo, Lord, hallelujah. Lord, bisan pa sa mga isonan nga nagkasikaso sa kusina. Lord, ikaw mga panlangin ka na, mga tagpusok, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah, sa mga pagkaon, Lord, hallelujah, nga ilang, hallelujah, trabaho para, Lord, hallelujah, sa imong bride. Lord, wala milay nga masulti. Salamat, salamat, ginabalikin ng ganang kami yan. In the name of Jesus Christ, amen. Happy na tama kinainay o ka ato sa tuwang kananan para yaman mahulay ta and we will resume. Hallelujah again 7